Kabanata 3281. Makalipas ang 10 minuto, nakapili na si Robin kung sino ang lalahok sa roundabout strike na ito. Sa pagkakataong ito, nagpasya siyang pamunuan ng 1,000 elite mula sa front upang lampasan ang mga kuta sa harap na Dallas Disney Hamid mula sa lambak sa kaliwang gilid. Nag-iwan siya ng kalahating oras na oras ng paghahanda para sa 1,000 elite na ito, na sinasabi sa kanila na dalhin ang lahat ng kanilang mga armas at kagamitan sa panahong ito, at magsikap na kunin ang lahat ng base ni Hamid ng sabay-sabay. Kasabay nito, Suang, China. Sa labas ng Su Family Villa, dahan-dahang dumating ang 8 Black Extended Bulletproof Rolls Royces, at maayos na pumarada sa harap ng villa. Mula sa unang sasakyan sa unahan ng pila ay bumaba ang isang binata na nasa 20s, matibay, may 1 pulgadang gupit, binuksan ng taong ito ang pinto, bumaba ng sasakyan, tuwid na tuwid at matigas ang posture sa paglalakad, sumailalim ang hitsura, matinding propesyonal na pagsasanay. Dumating ang lalaking ito sa tarangkahan ng tirahan ng pamilya Su at sinabi sa gwardya sa labas ng gate na may malamig na mukha, pakisabi kay Mr. Su na gusto siyang makita ng ating Supreme Commander. Nang makita ng mga gwardya ng pamilyang Su ang napakaraming mararangyang sasakyan na dumarating, agad silang nag-ingat. Ang kabilang partido ay hindi masyadong magalang na nagsasalita, kaya't sila ay naghahanap ng gulo, kaya't siya ay nagmamadaling sinabi, "Maaari ko rin bang itanong kung ano ang pangalan ng iyong Panginoon? Maaari ko ring ipaalam sa kanya." Malamig na sinabi ng lalaki, "Hindi ka karapat-dapat na malaman ang pangalan ng ating Panginoon, sabihin sa iyong Panginoon na isipin ang pagkakakilanlan ng ating Panginoon, at pagkatapos na makilala siya ng ating kataas-taasang commander, natural niyang sasabihin sa kanya." Ang gwardya ay labis na hindi nasisiyahan sa kanyang saloobin, ngunit nang makita na ang kabilang partido ay hindi maliit, hindi siya ng ahas na manggulo, kaya't siya ay nagsalita lamang, "Kung gayon maghintay ka sandali, pupunta ako upang ipaalam." Pagkasabi niyon ay tumalikod siya at agad na iniulat ang sitwasyon kay Anson, ang mayordomo ng pamilya Su. Ang pinakaalam ni Anson tungkol sa araw-araw na dynamics ni Mr. Su, kasama na kung lalabas siya o hindi, o kung may mga importanteng bisitang bumibisita sa kanya ngayon, alam niya ang lahat ng ito. Alam na alam ni Anson na ngayon ay walang planong lumabas si Mr. Su, at wala rin siyang planong makipagkita sa mga bisita sa bahay, kaya't ang katotohanan na 8 Rolls Royce ang sabay na dumating at hiniling na makita siya ay talagang kakaiba. Kaya dali-dali niyang ipinaalam ang mga katulong at bodyguard ng pamilya na tumayo, at kasabay nito ay nagmamadaling inanyayahan ang pinakamalakas na eksperto ng pamilya Su, si Moby, na samahan siyang makipagkita sa may-ari ng 8 Rolls Royce sa labas. Matapos marinig ang tungkol dito, binigyan din ito ng malaking kahalagahan ni Moby at agad na lumapit sa pintuan kasama si Anson. Sa oras na ito sa labas ng gate, hindi nakapatay ang 8 Rolls Royce na maayos na nakapark na magkasunod. Bukod pa sa bumaba para makipag-ayos, hindi rin bumababa ang ibang tao sa sasakyan, bawat sasakyan ay nilagyan ng isang napakababang rate ng paghahatid ng liwanag ng privacy film. Ang nakakatuwa pa ay ang mga sasakyang ito ay walang mga plaka, tanging sa pwesto lamang ng plaka, nakasabit ng gintong metal plate, at ang metal plate na ito ay inukit talaga ng dragon. Nataranta rin si Anson at hindi maintindihan kung saan nanggaling ang mga taong ito, kaya tinanong niya si Moby sa mahinang boses, "Moby, nakikita mo ba ang dragon plate na nakasabit sa harap ng kanilang sasakyan, ginto ba ito?" Naisip ni Moby, kung titingnan ang kulay, dapat itong purong ginto. Bumulong si Anson, "Fuck, walang plaka sa kalsada, nakasabit na purong gintong dragon plate, ang mga taong ito ay napaka-fuck. Nang mayabang, hindi alam kung saan sila galing." Seryosong sinabi ni Moby, "Ano ang pinanggalingan, umakyat para tuklasin, malalaman natin." Pagkatapos sabihin niyon, humakbang siya sa harapan at nagtanong, "Sino ang gustong makita ang aking amo?" Ang binata na bumaba sa Rolls Royce noon ay nagsabi sa malamig na boses, "Ang aming amo ang gustong makita si Mr. Su." Matapos sabihin niyon, napag-alitan niya ito ng may kawalang kasiyahan, "Napakahalaga ng oras ng ating Supreme Commander, 2 minuto lang kaming naghintay, kung hindi mo anyayahan ang ating guro sa loob ng 3 minuto, huwag mo kaming sisihin sa hindi pagbibigay ng Su, 1 pagkakataon ang pamilya." Kabanata 3282. Nainas si Anson, nagmumura sa kanyang puso,
Fuck, anong klaseng kalokohan ang lumitaw na Supreme Commander mula sa kung saan, na nagmamaneho ng 8 Rolls Royce? Ang aming pamilyang So ay pa rin ang numero unong pamilya sa buong bansa, ang iyong Supreme Commander ay mas makapangyarihan, maaari ba siyang maging mas makapangyarihan kaysa sa aming Panginoon? Sa pag-iisip nito, sumagot si Anson sa hindi magandang tono, maraming tao ang gustong makita ang ating Panginoon araw-araw, kailangan mo munang ipahayag ang iyong sarili, ipaalam sa akin kung sino ang eksaktong gustong makita ang ating Panginoon, at pagkatapos ay ang ating Panginoon ang magpapasya kung upang maglaan ng mahalagang oras upang makita ka, kung hindi, iniisip mo pa rin na makikita ng ating Panginoon ang lahat. Ipahayag ang iyong sarili. Umuso ang binata, subordinate ka lang, hindi ka pa qualified para malaman ang identity ng Supreme Commander natin. Nakaramdam ng matinding insulto si Anson at galit na sinabi, ako ay isang fuck. Nang subordinate, at hindi ka fuck. Nang subordinate. Subordinate tayong lahat, ano ang kwalipikasyon para kausapin mo ako ng ganyan? Mabilis na sinugod ng binata si Anson, at nang hindi man lang nakareact si Anson, diretsyong hinawakan niya ito sa leeg at binuhat, mahigpit na sinabing, makinig kang mabuti, ako ay isang subordinate ng ating Supreme Commander, isa sa ang apat na komandante ng digmaan, hindi isang subordinate. Hindi inaasahan ni Anson na ang kabilang partido ay maglalakas loob na kumilos kasama siya sa labas ng tarangkahan ng Pamilya Su, kaya nagalit siya at nagmura, naghahanap ka ng kamatayan dito. Halika, kunin mo siya para sa akin. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang isang grupo ng mga bodyguard at gwardya sa paligid niya, maging si Tom mula sa Pamilyang He at iba pang miyembro ng Pamilyang He, ay handa ng lumaban. Ngunit sa oras na ito, biglang lumapit si Moby na may seryosong mukha at magalang na nagsabi, Kuya, huwag kang magalit, si Anson ay isang senior housekeeper sa Pamilyang Su, at sanay siyang maging mayabang, kaya please huwag tumawid sa isang subordinate para sa kapakanan ng Pamilya Su. Nang marinig ni Anson na sabihin ito ni Moby, agad siyang nataranta at sinabing, Moby, ibinabaling mo ang iyong siko palabas. Pinutol siya ni Moby gamit ang isang kamay at pinandilatan siya muli, pagkatapos ay sinabi sa binata, maliit na kapatid, dahil gusto ng kataas-taasang commander na makita ang ating Panginoon, kung gayon mangyaring maghintay ng ilang sandali, pupunta ako at ipaalam sa Panginoon ngayon, kung ano ang gagawin. Sa tingin mo, narinig ito ng binata bago niya binitawan si Anson at sinabi sa malamig na boses, mas mabuti pang bilasan mo, 2 minuto na lang ang natitira sa iyo. Nagmamadaling tumango si Moby at sinabing, okay. Gagawin ko ito sa lalong madaling panahon. Pagkatapos sabihin iyon, agad niyang sinabi kay Anson na may galit na mukha, Anson, sumama ka sa akin upang makita ang amo. Natural na sobrang sama ng loob ni Anson nang insultuhan siya sa harap ng mga nasasakupan ng Pamilya Su. Gusto pa sana niyang makipagtalo sa binata, ngunit nang marinig niya ang sinabi ni Moby, hindi siya naglakas loob na suwayan, kaya naman sinundan na lang niya ito sa looban na may hinanakit. Nang makapasok na siya sa looban, sinabi ni Anson sa malungkot na boses, Moby, hindi ko sinasadyang masaktan ka, pero masyado kang walang utang na loob, hindi mo lang ako tinulungan sa sitwasyong iyon, bakit mo ako pinigilan? At kinausap mo pa ang munting anak ng Ab. Jerk na iyon, hindi ba magalang iyon? Hininaan ni Moby ang kanyang boses at sinabing, hindi kita pinipigilan, inililigtas kita. Alam mo ba na ngayon lang, ang batang iyon ay higit sa akin ang lakas? Ano? Namutla sa takot ang mukha ni Anson at sinabi niya, ito, paanong posible itong Moby? Iyong munting palsy face na batang iyon, ang lakas ay higit pa sa iyo. Kung titingnan mo ang buong bansa, walang maraming tao ang maaaring ihambing sa iyo, maliban sa matandang lalaki ng pamilyang hinakakalusob lang, sino ang mas malakas kaysa sa iyo? Si Anson ay likas na hindi kumbinsido sa mga salita ni Moby. Hindi man lang alam ng kabilang partido kung saan siya galing, isang random junior lang na bumaba na may dalang mensahe, at ang lakas niya ay hihigit pa kay Moby. Anong klaseng international joke yan? Gayunpaman, napakatigas na sinabi ni Moby, ang bilis, lakas, at lakas ng katawan ng taong iyon ay higit sa akin. Saying that, he explained with a grave expression, ngayon lang, hinawakan niya ang kwelyo mo at itinaas ka, napakabilis ng buong proseso kaya hindi ako nakapag-react.
bukod dito, ang lakas ng kanyang mga bisig ay napakalakas na hinawakan niya ang iyong buong katawan, at marahas kang nagpumiglas upang makalaya, ngunit ang kanyang buong katawan ay hindi gumagalaw. Tandaan mo, hindi malakas ang kaya mong sunggaban ka, para hindi ka makalaya ay hindi malakas, kundi ang makatayo at hindi makagalaw kahit paano ka makalaya, kahit isang milimetro ng pag-aalis, ito ay napakalakas. Kahit si Tom level ng mga eksperto dito, pabayaan mo siyang manghuli ng matanda, kahit manghuli siya ng pang-adultong aso, hindi siya makatayo sa marahas na pakikibaka ng aso para makalaya. Hindi ko rin kaya. Kaya, hindi maarok at napakahusay ang mga kakayahan ng binata. Kabanata 3283. Dahil sa sinabi ni Moby, biglang yumigting ang puso ni Anson. Hindi niya maisip kung paano maibabalik ang kanyang reputasyon, ngunit nagmamadaling nagtanong, Moby, kung talagang higit sa iyo ang lakas ng taong ito, kung mayroon silang anumang masamang intensyon, ano ang dapat nating gawin? Mahinahon niyang sinabi, kung talagang may masamang intensyon ang kabilang partido, maaaring nagawa na nila ito, kailangan mong malaman na sumakay sila sa kabuuang 8 sasakyan. Ang nag-iisang bumaba, may lakas ay nasa itaas ko, ang mga hindi bumaba, marahil ang lakas ay mas malakas kaysa sa kanya, sa kasong ito, hindi natin kayang talunin ang iba. Nanliit ang leeg ni Anson sa takot at nagmadali siyang nagtanong, kaya ngayon na ba ang oras para umalis at hayaan ang master na magdesisyon? Sabi ni Moby, pakiramdam ko ay hindi dapat magkaroon ng malicious intention ang kabilang partido, kung hindi sila makikipag-usap sa ganitong paraan, tila kailangan nating hayaan ang master na makilala ang tinatawag nilang Supreme Commander. Sa oras na ito, hindi alam ni Old So kung ano ang nangyayari sa labas. Sa pagkakataong ito ay wala na siya sa magandang kalagayan, dahil sa kamay ni Charlie ay dumanas siya ng maraming pagkalugi, hindi pabanggitin ang nasirang reputasyon, nawala din ang dalawang anak na lalaki, at nagbigay ng malaking bahagi ng industriya kay Zio, isang sunod-sunod na suntok, kaya napakabulok niya. Siya ay nagsisikap na makahanap ng isang pagkakataon upang ibalik ang tubig, ngunit nang maisip niya ang higit na lakas ng mahiwagang eksperto, hindi man lang niya malaman ang pagkakakilanlan ng kabilang partido, nakaramdam siya ng matinding pagkabigo. Sa pagkakataong ito, bigla na lang sinabi sa kanya ni Moby at Anson ang sitwasyon sa labas na lalong ikinainis niya sa kanyang puso. Gayunpaman, pagkatapos marinig na ang kabilang partido ay napakalakas, hindi siya nang ahas na maging mabagal. Kaya't pagkatapos, maaari lamang niyang labanan ang kanyang espiritu at sinabi kay Anson, Anson, pumunta ka at hilingin sa supremong commander nila na pumasok, maghihintay ako dito. Sige. Mabilis na tumango si Anson, tumalikod at bumalik sa pangunahing tarangkahan, at sinabi sa binata, pumayag ang aming Panginoon na makita ang iyong kataas-taasang commander, pakiusap na sumama sa akin. Hindi kumibo ang binata bagkus tumalikod na siya at pumunta sa ikalimang sasakyan. Sa pagkakataong iyon ay bahagyang ibinaba ang bintana ng sasakyan kaya napayuko siya at bumulong ng ilang salita sa hiwa. Pagkatapos, narinig niya ang taong nasa loob na nag-utos ng kung ano at agad na tumayo ng tuwid, kumumpas ng isang mabigat na pagsaludo, at sumigaw, "As you command, Supreme Commander." Pagkasabi noon ay sumigaw agad siya, "Magtipon kayong lahat." Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang apat na pinto ng iba pang pitong sasakyan ay sabay na bumukas, at sabay-sabay, isa pang dalawang dosenang lalaking nakaitim ang bumaba. Kasunod nito, ang bawat isa sa mga lalaking ito ay lumakad palabas ng 3 metro at pinalibutan ang 8 kotse, binabantayan ang 5th kotse. Sa sandaling iyon, itinulak ang pinto ng 5th sasakyan. Bumaba ang isang binata na nakasuot ng itim na trench coat at tactical leather boots. Ang lalaking ito ay may gwapong hitsura, isang malamig na kilos, at isang pares ng maitim na mga mata na puno ng nakamamatay na aura, na maaaring magdulot ng matinding pang-aapi sa mga taong nakapaligid sa kanya sa isang iglap. Nang tumayo ang lalaking ito sa labas ng kotse, ang grupo ng mga tao ay agad na nagsabi ng magalang, "Welcome Supreme Commander." Ang lalaki ay hindi tumugon, ngunit dumiretso sa pintuan ng villa ng pamilya Su, habang naglalakad, na may ilang mapaglarong nagsabi. Ang ulo ng pamilyang Su ay tumakas mula sa Eastcliff patungong Suang, mukhang hindi maliit ang mga problema ng pamilya, tama. Nang marinig ang mga salitang ito, labis na nalungkot si Anson sa kanyang puso,
Ngunit sa sandaling ito, hindi siya naglakas loob na magsalita ng walang kapariyakan, at tanging magalang na sinabi, naghihintay na ang Panginoon sa sala, mangyaring sumunod sa akin. Hindi man lang siya nilinggan ng lalaki at dirdiretsyong naglakad papasok sa pinto ng villa. Kabanata 3284. Pagtawid sa patio at pagdating sa pintuan, tumakbo si Ansen ng ilang hakbang sa unahan at magalang na binuksan ang pinto. Natapakan ng lalaki ang matigas na tactical leather boots hanggang sa pasilyo, at pagkatapos ay nakita niya si Old Su na nakaupo sa sala. Sa oras na ito, si Moby na nakatayo sa tabi ng matandang Su ay tumingin lamang sa lalaki at napuno ng sindip. Pakiramdam niya ay siguradong ang aura lang sa katawan ng lalaking ito ang nakita niya sa buong buhay niya. Baka kahit 4-star martial artist ay hindi niya kalaban. Kaya naman, hindi niya maiwasang mapabulala sa kanyang puso, ano ang pinanggalingan ng lalaking ito. Napakabata, bakit ang lakas niya? Hindi rin inaasahan ni Elder Su na ang tinaguri ang Supreme Commander na binanggit ng kabilang partido ay isang binata na 27 o 28, kaya napakunot ang noo niya at nagtanong, "Ikaw na bata, nagtataka ako kung bakit gusto mong makita ako." Tumingin ang lalaki kay Elder Su, ngumiti, at nagsalita, "Lolo, hindi mo ba ako naaalala?" Hindi napigilan ni Cheng Feng na sumimangot, na nag-iisip, maaaring isang matandang kaibigan ang taong ito. Gayunpaman, kahit paano niya ito tingnan, hindi niya maalala ang anumang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng binatang ito at ng kanyang sarili. Kaya, ibinuka niya ang kanyang bibig at sinabing, "Patawarin mo ang aking malamayan na mga mata, hindi ko talaga maalala." Bahagyang ngumiti ang lalaki at sinabing, "Mahigit 20 taon na ang nakalipas, ang tatay ko ay napakalapit kay Uncle Su, at sa oras na iyon, pinamunuan ni Uncle Su ang Anti-Wade Alliance, o ang tatay ko ang unang tumugon. Speaking of which, sinabi niya na medyo madilim ang ekspresyon, sayang lang at hindi niya pinakinggan ang payo ni Uncle Su noon at kinailangan niyang makipag-away kay Chang Ying ng pamilya Wade sa futures market, at nauwi sa pagkahulog sa maingat na inilatag ni Chang Ying ang bitag dahil masyado siyang mahilig sa pakikipagsapalaran at nawala ang kanyang buong kapalaran ng pamilya. Pagkatapos, tumalun siya mula sa bubong ng gusali ng punong tanggapan ng Future Group, ang Future Group mula noon ay nahulog sa abo. Pagkalipas ng 7 araw, ang aking ina ay uminom ng isang buong bote ng mga table tas sa pagtulog at namatay kasama niya. Ako ay isang ulila mula noon, dinala sa ibang bansa ng isang kamag-anak. Narinig ito ni Cheng Feng, biglang nanlaki ang kanyang mga mata, at sinabing bigla, "Future Group, ikaw, ang iyong ama ay si Arthur Wan." "Oo." Ang mga mata ng lalaki ay biglang naglabas ng 2 matalas na aura at sinabi sa isang mahigpit na boses, "Ako ay anak ni Arthur Wan. At ang nag-iisang bloodline niya sa mundong ito, Joseph." Nang marinig ito, lubos na napanatag si Cheng Feng. Wala siyang masyadong alam tungkol kay Joseph, mayroon lang siyang impresyon sa kanyang ama na si Arthur Wan. Sa kanyang puso, naisip niya, 30 taon na ang nakalilipas, nang si Arthur ay sama-sama kay Zin araw-araw, naisip niya na ang lalaking iyon na si Arthur ay hindi magiging isang mahusay na sandata. Ang kakayahan ng taong ito ay hindi namumukod-tangi, hindi sapat ang pag-iisip, at walang pag-unawa sa malaking larawan, kung hindi inakala ni Zina siya ay tapat, imposibleng palakihin siya sa lahat ng paraan. Sa kalaunan ay hindi makagawa ng market value si Arthur ng 10 bilyong grupo ng Future, ngunit salamat din sa Zina na drag pa ang tulong sa pag-promote. Ngunit ang taong ito, hindi pa rin nagpapakita ng labis na pag-unlad, pagkatapos maglaban ang pamilya So at ang pamilyang Wade, para magpakita ng katapatan, nang ahas siyang makipaglaban kay Chang Ying sa futures market, at nawala ng malaking halaga. Noong oras na iyon, ang libing ni Arthur Wan ay pinangunahan ni Zin, ngunit ang hindi ko inaasahan ay ang asawa ni Arthur Wan ay uminom ng gamot upang magpakamatay, kaagad na sumunod sa kanya. Noong oras na iyon, nakonsensya si Zin, nakipag-usap din sa akin tungkol sa, gustong ampunan ang nag-iisang anak ni Arthur, si Joseph. Sa kasamaang palad, si Joseph pagkatapos noon, direktang sumanggal, walang nakakaalam kung saan pumunta ang bata. Ngunit sinong mag-aakala na makalipas ang 20 taon, ang batang ito ay talagang nagkusa na hanapin ako. Bukod dito, ang pakikinig sa kahulugan ng Moby na iyon, ang taong ito ay tila nagmula sa hindi maliit, isa sa kanyang mga tauhan, ang lakas ay mas mataas kaysa kay Moby.
Gosh, itong batang ito, maayos na ba ang paghahalo ngayon? Kabanata 3285. Sa kaisipang ito, biglang natuwa ang puso ni Cheng Feng. Mukhang ang batang ito na si Joseph ay hindi isang kaaway, ngunit kahit isang kaibigan. Ito ay simpleng pilak na linang sa madilim na ulap. Bukod dyan, para lang sabihin na ang batang ito ay may mga eksperto sa ilalim ng kanyang kamay na mas malakas kaysa kay Moby, baka marami siyang maitutulong sa akin. Kaya, pinigilan niya ang kanyang panloob na kagalakan at sinabing may walang katumbas na emosyon, kaya anak ka ni Arthur. Hindi ko maisip. Tumaki ka na. Sa pagsasalita tungkol dito, biglang nagdilim ang kanyang ekspresyon, at bumantong hininga, naaalala ko pa noong naaksidente ang iyong ina, determinado ang iyong tiyoso na ampunan ka. Pero nung time na yon, nawala ka na, matagal ka niyang hinanap, wala pang balita, matagal na niyang sinisi ang sarili niya. Oo, tumango si Joseph at mahinang sinabi, isang kamag-anak ng pamilya ang sumando sa akin sa ibang bansa, noong panahong iyon ay napakabata ko pa at hindi ko alam kung paano ko kontaken si Uncle Su. Bahagyang tumango si Cheng Feng at bumantong hininga, siguradong napakasaya ni Zin kung alam niyang buhay ka pa. Pagkatapos sabihin niyon, nagmadali siyang muling nagtanong, Joseph, ano ang ginagawa mo sa ibang bansa, sa lahat ng mga taon na ito? Nagsalita si Joseph, tumira ako sa Colombia ng maraming taon, at pagkatapos ay tumakbo ako sa buong mundo. Colombia, nagtatakang tanong ni Cheng Feng, may negosyo ka ba ngayon sa Colombia? Hindi. Sinabi ni Joseph na nakataas ang ulo, noong 14 na taong gulang ako, sumali ako sa isang mersenaryong hukbo sa Colombia at nagsilbi sa malalaking drug lord doon noong mga unang taon, at pagkatapos ay lumabas ako para magsimula ng sarili kong negosyo. Nagtatakang tanong ni Cheng Feng, ginagawa mo rin ang ganoong uri ng negosyo? Umiling si Joseph at sinabi sa malamig na boses, hinding-hindi ko hahawakan ang ganoong uri ng bagay sa aking buhay, ang sariling negosyo na sinasabi ko ay ang pagtatatag ng sarili kong mersenaryong organisasyon. Sa pagsasabing iyon, tumingin siya ng buong pagmamalaki at sinabing, 8 taon na ang nakalilipas, nagtayo ako ng sarili kong mersenaryong organisasyon, na may pangalang Cataclysmic Front, bilang isang paraan para alalahanin ang aking mga magulang, ngunit para patuloy na ipaalala sa akin na dapat akong mag-higanti, para sa magulang ko. Panipi. Nang lumabas ang mga salitang ito, agad na natigilan si Moby. Tumingin siya kay Joseph at nagtanong, medyo nanginginig ang boses, Cataclysmic Front is yours. Tama iyan. Malamig na sinabi ni Joseph, Cataclysmic Front ang aking nilikha, 8 taon, ang aking piling puwersa sa ilalim ng aking pamumuno ay umabot sa 10,000. At nirerango rin ito bilang isa sa nangungunang 5 mersenaryong organisasyon sa mundo. Pagkatapos sabihin iyon, sinabi niya sa malakas na boses na may kaunting pananabik, sa loob ng maraming taon, hindi pa ako nakabalik sa China, at bumalik ako sa pagkakataong ito upang mag-higanti para sa namatay kong mga magulang at humingi ng hustisya para sa kanila. Hindi alam ni Cheng Feng ang tungkol sa Cataclysmic Front. Dahil bagamat ang mayayaman at makapangyarihang tao sa China ay napakayaman, ngunit wala silang kinalaman sa mersenaryong organisasyon. Ang mga mersenaryong organisasyon ay nasa mga rehiyon na palaging nag-aaway, at marami sa kanila ay nasa ikatlong mundo, kaya't iba sila sa mga mayayaman tulad ni Cheng Feng, kaya hindi niya alam kung gaano kalakas ang Cataclysmic Front. Gayunpaman, dahil ang front ay may mas makapangyarihang mga eksperto kaysa sa Moby, at isa pa rin sa nangungunang 5 sa mundo, hindi na kailangang isipin ito para malaman na tiyak na hindi ito isang idol na tao. Bukod dito, ang pinakakapanapanabik na bagay para sa kanya ay narito si Joseph upang maghiganti. Sino ang maghihiganti? Natural, ang pamilya Wade. At siya ang naging pinuno ng nangungunang 5 mersenaryong organisasyon sa mundo, na namatay si Chang Ying Wade, posibleng hindi niya alam ang tungkol dito. Alam niyang patay na si Chang Ying, ngunit gusto pa rin niyang maghiganti sa bansa, kung titingnan ang kahulugang ito, balak niyang bayaran ang pamilya Wade. Dahil ito ay upang makipag-ugnayan sa pamilya Wade, kung gayon ay hindi ito katumbas ng pagbibigay sa kanya ng tulong sa pagbabalat kayo. Kaya, sinabi ni Cheng Feng na may pagtataka sa oras na ito, magaling. Ang galing talaga, Arthur ang kanyang espiritu sa langit, alam na ikaw ay bumalik upang maghiganti sa kanya, dapat na nakangiti sa siyam na bukal.
Siguradong nakangiti siya sa kanyang siyam na sulok ng mundo. Medyo namumula ang mga mata ni Joseph, pinigilan niya ang kanyang mga luha, tumingin kay Cheng Feng, at nagtanong, "Lolo, nasaan ang Tio Soko sa sandaling ito?" "For so many years, I've wanted to apologize to him in person, napakabait niya sa family namin. Pero nung umalis ako, hindi ko siya kinumusta, at ilang taon na rin akong hindi nagkukusa na contactan siya, nahihiya talaga ako. Dapat humingi ng tawad sa kanya ng personal." Kabanata 3286. Natigilan si Cheng Feng, pagkatapos ay nagpakawala ng mahabang buntong hininga at pinigilan, Sin siya matagal nang nawala? Ano? Nawala? Nagtatakang tanong ni Joseph Tito Su siya, paano siya nawala? Naghinagpis si Cheng Feng, "Hindi ko alam, ang alam ko lang nawala siya sa Oris Hill, nag-imbestiga ako ng mahabang panahon ay wala akong nakitang mahalagang mga pahiwatig, at ang utak sa likod ng bagay na ito ay isang taong may napakahusay na lakas ng mga nangungunang eksperto, naisip ko, sa maraming paraan para malaman ang katotohanan, ngunit wala." Sa pagsasalita, si Cheng Feng ay huminga ng mahabang panahon, puno ng kalungkutan. Hindi nag-atubili si Juan Joseph na sabihin ng hindi nakatala, "Ang bagay na ito ay hayaan mo akong harapin ito, kailangan kong malaman kung nasaan si Uncle, iligtas siya pabalik." Kay Joseph, kay Zin lang siya nagpapasalamat. Dahil narinig niya ang sinabi ng kanyang ama noong bata pa siya, talagang palaging hinahamak ng matandang lalaki ng pamilya Su ang kanyang ama. Gayunpaman, palaging napakabuti ni Zin sa kanya. Dahil sa suporta at tulong ni Zin, nadagdagan ng pamilya Wan ang mga ari-arian nito ng higit sa 10 beses sa loob lamang ng ilang taon. Masasabing si Zin ang benefactor ng kanyang ama na si Arthur, at maging ang buong pamilya ng Wan. Sa makatuwid, nang dumating si Joseph, hindi siya magalang kay Cheng Feng, ni hindi niya nais na maging magalang sa kanya. Bukod dito, sinusubaybayan niya ang sitwasyon ng pamilyang Su sa ibang bansa. Sa pagkakaalam niya noon, minsang napilitan si Zin na takpan si Cheng Feng dahil sa usapin ni Ruoli, at pinadala pa siya ng matanda sa Australia, kaya napakasama ng tingin ito sa kanya. Ngayon nang mabalitaan niyang nawala si Zin, natural na nababalisa siya mula sa kaibuturan ng kanyang puso, at halos agad na gustong utusan ang kanyang mga tauhan na pumunta sa Oris Hill upang malaman kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, sa sandaling naisip niyang may mahalagang bagay pa siyang dapat gawin, pansamantala niyang pinigilan ang kanyang simbuyo ng damdamin. Pagkatapos, tumingin siya kay Elder So at biglang lumuhod sa isang tuhod at nahihiyang sinabi, "Lolo, pinakitunguhan ni Uncle ang aking pamilya ng kasing bait ng bundok noon, ngayong nawawala siya, hindi ako dapat magsikap na hanapin ang kanyang kinaroroonan. Kaya lang, sa ngayon ay may gagawin ako na 20 taon ko nang hinihintay. Kaya, bigyan mo rin ako ng ilang oras, kapag natapos na ang pagdiriwang ng King Ming, tiyak na pakilusin ko ang lahat ng mga eksperto ng Cataclysmic Front upang hanapin si Uncle ng buong lakas." Nalilitong tanong ni Cheng Feng, "Joseph, ano ang mahalagang bagay na pinag-uusapan mo?" Sinabi ni Joseph na may matatalas na mata at malamig na tono, "Ipaghiganti mo ang aking mga magulang. Ipaghiganti ang puot." Pagkatapos sabihin iyon, sinabi niya sa isang mahigpit na boses, "Narinig ko na ang pamilya Wade ay muling itinayo ang ancestral tomb noong nakaraan, at bumuo pa ng isang bundok ng direkta para sa feng shui ng ancestral tomb, na pinangalan ng Wade Rest Mountain, at magkakaroon ng ilang uri ng seremonya ng pagsamba sa mga ninuno doon ngayong taon sa King Ming." "Tama iyan." Nang marinig ito ni Cheng Feng, biglang tumalo ng kanyang mga talukap, at sinabi niya, "Ang pamilyang Wade ay gumastos ng maraming pera upang itayo ang Wade Rest Mountain, at ito ay matagal nang naging sensasyon sa kabisera, at sinasabing isang nangungunang feng shui, si Master ay natagpo ang nakaupo sa Wade Rest Mountain sa loob ng 3 taon, na talagang high profile." Kinagat ni Joseph ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Ngunit nang umalis ang aking ama, ang mga abo ay maaari lamang na malagay sa isang sementeryo sa labas, naalala ko, ang sementeryo, si Tio Su ang nagbayad para sa aking ama." Emosyonal na tumango si Cheng Feng pagkatapos na mamatay ang iyong ina sa gamot, ang tiyo mo rin ang nag-asikaso sa kanyang mga gawain, ang kanyang abo, at ang sa iyong ama ay inilibing ng magkasama, ang iyong tiyo ay gumastos ng maraming pera, bumili ng isang malaking lugar sa sementeryo, sa kanilang dalawa muling itinayo ang libingan. Narinig ito ni Joseph, naluluha ang buong tao, napakuyom ang ngipin, naikuyom ang kamao,
Nanginginig ng husto ang buong katawan. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Joseph ng may matinding galit, ang aking mga magulang ay sunod-sunod na namatay, at ang salarin, si Changyang Wade, ay nakahiga sa Wade Rest Mountain, isang feng shui na kayamanan. Ako, si Joseph, ay hindi tumatanggap nito. At hindi ako papayag. Sa makatuwid, sa araw ng Qingming, pangungunahan ko ang aking mga tauhan sa K. Lesa Wade Rest Mountain. Aalisin ko ang kabaong ni Changying sa libingan ng mga ninuno ng Pamilya Wade sa harap ng Pamilya Wade. Aalisin ko ang puntod ng ninuno ng buong Pamilya Wade. At pagkatapos ay hayaan ng buong pamilya na isuko ang Wade Rest Mountain at palitan ang pangalan nito sa One Rest Mountain. Nais ko rin na ang lahat sa Pamilya Wade ay magsuot ng mga damit na nagdadalamati at lumuhod sa lupa upang salubungin ang kabaong ng aking mga magulang sa Mount Wanling at bigyan sila ng maganda at magalang na libing. Kabanata 3287. Ang ambisyon ni Joseph ay agad na nagpasigla kay Cheng Feng. Maging siya ay hindi maglakas loob na gawin ang gayong karahasan sa Pamilya Wade. Isipin mo kung sa top lottery circle na ito, may naghubad ng ancestral graves ng ibang pamilya, at nagtaas din ang abo ng iba, at sa huli ay maghook sa ancestral graves ng iba, may batas ba? At kung talagang gumawa ka ng ganoong bisyo, paano makihalubilo sa bilog na ito sa hinaharap? Sino ang makikipagtulungan sa gayong tao? Kung tutuusin, ito ay isang halimaw na hindi gumagalaw upang araruhin ang mga libingan ng mga ninuno ng mga tao. Gayunpaman, bagamat naramdaman din ni Cheng Feng na medyo nakakabigla ang planong paghihiganti ni Joseph, ngunit sa sandaling naisip niya na ang target ng kanyang paghihiganti ay ang Pamilya Wade, nasasabik siya na halos umungol siya. Ngayon ay may maghuhukay sa libingan ng mga ninuno ng Pamilya Wade at pagkatapos ay pipilitin ang matandang asong si Jongquan na magsuot ng sako at magluksa upang ilibing si Arthur, mayroon pa bang mas kasiya siya sa mundong ito kaysa dito? Wala na talaga. Kung ito ay talagang magiging katotohanan, pagkatapos ay ang Pamilya Wade ay ganap na natapos, anong mga kwalipikasyon ng isang pamilya na hindi man lang mabantayan ang kanyang ninuno na puntod ay kailangang lumabas at gumawa ng katangahan? Ano pa ang mayroon sa hinaharap na maglalagay sa kanila sa kanilang mga mata? Nang maisip niya ito, humakbang si Cheng Feng at hinawakan si Joseph, na nakaluhod sa isang tuhod, at tuwang-tuwang sinabing, "Joseph, kung talagang gusto mong gawin ito, tutulungan kitang makamit ang hustisya para sa iyong mga magulang." Umiling si Joseph at seryosong sinabi, "Gusto kong personal na ipaghiganti ang pagkamatay ng aking mga magulang, Lolo, hindi mo na kailangang makialam." Nang marinig ang mga salitang ito, mas natuwa si Cheng Feng sa kanya. Sa totoo lang ay ayaw niyang masangkot sa ganitong uri ng bagay, dahil kapag ginawa niya ito, kailangan niyang sisihin si Joseph. Ang kumpanya ay isang mersenaryo at hindi nakikihalubilo sa mayaman at makapangyarihang bilog sa bansa, kaya wala siyang pakialam kung paano siya nakikita ng mga tao sa bilog. Ang mas mahalaga ay kahit papaano ay sikat si Joseph, tutal gusto niyang ipaghiganti ang kanyang mga magulang. Ngunit kung ang pamilyang Su ay kasangkot din sa bagay na ito, kung gayon ito ay isang master na walang pangalan. Dahil ang taong gumawa nito ay walang pangalan sa bilog, natural itong mahuhulog sa walang sinuman, ayaw din ni Cheng Feng na masangkot sa ganoong gulo. Kaya, ikinaway niya ang kanyang kamay at mabilis na sinabi, "Gusto mong ipaghiganti ang iyong mga magulang gamit ang sarili mong kakayahan." Ito ay lubos kong naiintindihan, ngunit, pagkatapos ng lahat, ang sa iyo ay isang mersenaryong organisasyon sa labas ng bansa, kung mayroong anumang mga problema na hindi madaling hawakan sa bahay, huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa akin. Mabuti, sumagot si Joseph, sinabi ng may determinadong titig, "Mangyaring makatiyak na si Lolo, pagkatapos kong maalis ang Pamilya Wade, gagawin ko ang aking makakaya upang mahanap ang kinaroroonan ni Uncle. Noon, inorganisa ang libing ng aking mga magulang salamat kay Tio, at kapag inilipat ang puntod ng aking mga magulang sa bundok ng Wade Rest, umaasa rin ako na naroroon si Tio upang maging saksi." Mabuti, magaling, magaling. Sinabi ni Cheng Feng nang may matinding damdamin, "Kung alam ni Zin na nakamit mo ito ngayon at makakabalik sa iyong bansa upang ipaghiganti ang pagkamatay ng iyong mga magulang, matutuwa siya. Hindi mo alam, sa loob ng maraming taon, si Zin ay labis na nabigla sa pagkamatay ng iyong mga magulang na naramdaman niyang mahirap maging payapa, hindi ko alam kung ilang beses niya itong binanggit sa harap ko.
Ikinuyong ni Joseph ang kanyang kamao, hindi ko hahayaang mabaygo si Tio. Kabanata 3288. Pagkasabi noon ay tumayo si Joseph at naka-arko ang kamay, Lolo, patawarin mo po ako sa pang-iistorbo ko sa inyo ngayon, kakabalik ko lang po sa China, marami pa pong dapat asikasuhin, kaya hindi na po kita masyadong abalahin. Nagmamadaling sinabi ni Cheng Feng, Joseph. Kakabalik mo lang sa China pagkatapos ng mahabang panahon, kaya dapat bigyan kita ng pagkakataon na ipagdiwang ang iyong pagbabalik, kaya maghintay muna kayo ng mga tauhan mo, ayusin ko ang kusina sa likod para maghanda ng handaan, Terena, isang magandang inumin at makahabol. Pagkarinig nito, dahil nakapagbigay na ng paanyaya ang matanda, at ang matandang ito ay ama rin ni Uncle, naramdaman din niya na kung hindi siya tutuloy sa pagkain bago umalis, hindi ito makatuwiran sa tuntunin ng kagandahang asal. Kaya, agad niyang ikinapit ang kanyang kamao at sinabing, dahil iyon ang kaso, kung gayon magalang akong susunod sa utos. Tuwang-tuwa si Cheng Feng at nagmamadaling inutusan si Anson, Anson. Kung wala kang sapat na staff, pumunta sa pinakamagandang restaurant sa Suang at anyayahan ang buong kusina sa likod, siguraduhin ihanda ang pinakamasarap na pagkain at pinakamasarap na alak. Kung mayroong kahit isang pahiwatig ng pagkabigo upang maabot ang pinakamataas na pamantayan, tatanungin kita. Nagmamadaling sinabi ni Anson na may paggalang, Guro, huwag kang mag-alala, papunta na ako ngayon. Tumango si Cheng Feng at sinabi kay Joseph, Joseph, hayaan mong pumasok ang iyong mga tauhan para magpahinga at uminom ng tsaa, at kung kailangan mo ng anuman, sabihin ang diretso sa mga tagapaglingkod, maglilingkod sila sa iyo ng mabuti. Matanda na ako, hindi maganda ang kalusugan ko, kailangan kong uminom ng gamot at oxygen sa oras na ito, para makapag-ipon ako ng kaunting lakas at makasama ka ng ilang inumin sa mesa ng alak mamaya. Ang mainit at magiliw na pag-uugali ni Cheng Feng ay nagpapataas din ng impresyon ni Joseph sa kanya ng ilang puntos, at tumango siya ng may paggalang sa kanyang mga salita, Lolo, mauna ka na, maupo na lang ako dito. Umiti si Cheng Feng at tumango, pagkatapos ay sinabi kay Moby sa tabi niya, Moby, samahan mo ako sa aking silid. Nagmamadaling sinabi ni Moby, Oo, Guro, tutulungan kita. Sa katunayan, si Cheng Feng ay hindi na kailangang uminom ng anumang gamot o oxygen. Ang pangunahing dahilan kung bakit kailangan niyang maghanap ng dahilan para umalis sa mga oras na ito ay dahil hindi siya makapaghintay na malaman mula kay Moby kung anong uri ng organisasyon at lakas ang cataclysmic front na ito. Dinala ni Cheng Feng si Moby hanggang sa kanyang silid at isinara ang pinto bago niya hininaan ang kanyang boses at tinanong si Moby, itong cataclysmic front, ano nga ba ang pinanggalingan nito? Bakit hindi ko narinig ang tungkol dito? Sabi ni Moby, Master, normal lang na hindi mo pa naririnig ang cataclysmic front, pero masasabi ko, napakalakas ng front, lalo na sa mga taong ito, halos wala silang talo sa mercenary field. I heard some overseas martial arts colleagues about it, sinasabing ang cataclysmic front ay punong-puno ng mga eksperto, ang lakas ay higit sa akin, to say less than a dozen, to say more than a few dozen people possible din. Panipit. Di man. Sinabi ni Cheng Feng nang hindi nakatala, ito ay kalokohan, tama ba? Paano magiging ganoon kalakas ang lakas ng cataclysmic front? Natatakot ako na wala pang 5 tao na mas malakas kaysa sa iyo sa ganoong kalaking China, kaya paano siya magkakaroon ng napakaraming eksperto sa isang organisasyon? Sinabi ni Moby, Guro, walang puwang para sa mga martial arts masters sa bansa, tulad ng lumang dartboard, na kailangan noong sinaunang magulong panahon, ngunit sa panahon ngayon, maliban sa mga lugar na nasira ng digmaan, walang makakain, itong mangkok ng kanin. Ngayon gusto kong kumain ng mangkok ng kanin sa bansa, natatakot ako na magutom sila. Kaya karamihan sa mga martial arts masters ay hindi kumita ng pera sa bahay, kaya mas gusto nilang pumunta sa ibang bansa para makakuha ng foothold, maliban doon, ang unang Chinese gang sa ibang bansa, Big Circle Gang, in, there are at least few people with strength sa itaas ko. Karamihan sa mga ekspertong ito ay nagpunta sa ibang bansa sa nakalipas na mga dekada, ang lakas kaysa sa sinabi sa labas ng Double Flower Red Stick na masyadong malakas. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy si Moby, bukod dito, ang mga drug lords ng Colombia at Mexico, ang Italy at ang US Mafia, ang Yamaguchi Group ng Japan, ay may mga nangungunang eksperto na nakaupo sa likuran.
Ang mga ito ay kakaunti lamang ang pangalan ngunit marami pa. Speaking of which, may naalala si Moby at sinabing, tama, maraming eksperto sa bansa noong mga unang taon na self-made sa ibang bansa. Lahat sila ay may kanya-kanyang gang o organisasyon, maaaring hindi kasing laki ng front, ang ilan ay maaaring may isang dosenang tao lamang. Ngunit kahit na gayon, talagang hindi ito dapat maliitin, isang dosena na may isang dekada o kahit na mga dekada ng mga nangungunang eksperto, sa sandaling sumali sila sa isang operasyon ng pagpugot, maging ang cataclysmic front ay naliliman. Nang marinig ito, hindi naiwasang mamangha si Cheng Feng, kung gayon, ang mga katubigang ito sa ibang bansa ay talagang hindi maarok ha. Kabanata 3289. Nang marinig ang bulalas ni Cheng Feng, sumang-ayon din si Moby at sinabi, Guro, napakaraming madilim na bahagi ng mundo sa ibayong dagat na hindi alam ng mga tao, nagtatago ng dumi at naghahalo ng isda at mga dragon. Bukod dito, kung mas magulo ang isang lugar, mas madaling magparami ng napakalakas na organisasyon tulad ng Cataclysmic Front. Hindi ko talaga akalain na napakabata pa ng pinuno ng Cataclysmic Front, at hindi ko talaga ma-imagine kung anong klaseng encounter itong Joseph na ito. Paano, sa ganoong kaikling panahon, may lumikha ng isang organisasyon tulad ng Cataclysmic Front? Hindi pa rin ito magagawa ng mga ordinaryong tao. Hindi napigilan ni Cheng Feng na magtanong, siya nga pala, kumusta ang financial strength ng Cataclysmic Front? Napakalakas. Seryosong sinabi ni Moby, itong uri ng mersenaryong organisasyon. Ang kakayahang kumita ay napakalakas. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy siya, ang kita ng Cataclysmic Front ay tinatayang hindi bababa sa 100 bilyong dolyar sa isang taon. Ano? Nagtanong si Cheng Feng, natulala, 100 bilyong dolyar sa isang taon, nagbubukas iyo ng makinang pang-imprenta ng pera. Ipinaliwanag ni Moby, Master, mukhang malaki ang 100 bilyong dolyar, ngunit huwag kalimutan. Mayroong libu-libong mga mersenaryo sa harap, at ang mga mersenaryong ito ay pawang mga master ng pagdila ng dugo mula sa talam, at ang kanilang karaniwang sweldo ay napakataas. Kahit na ang pinaka-ordinaryong malalaking sundalo, walang gagawa ng ganitong uri ng pagbibenta ng trabaho ng 100 libong dolyar sa isang taon. At pagkatapos ay binibilang ang mga matataas na opisyal sa mga mersenaryong iyon, sa palagay ko ang karaniwang taunang sweldo ay dapat na hindi bababa sa 300 o 400 libong dolyar. Sa 50,000 katao, ang payroll lamang, ito ay magiging 100 o 200 bilyong dolyar sa isang taon. At iyon lang ang halaga ng mga sweldo, hindi kasama ang gastos ng mga base, pagsasanay, pagkain, transportasyon, at ang gastos sa pagpapanatili ng mga armas at kagamitan. At ang mas malaking halaga ay mga armas at bala, ang isang bala ay nagkakahalaga ng 1 dolyar, isang granada 100 dolyar, isang bala ng 1,000 dolyar, at kapag lumaban ka sa 1 digmaan, ang pera ay ginagastos ng mas mabilis kaysa sa inilimbag. Bukod dito, para sa mga nangungunang mersenaryong organisasyong ito, ang reputasyon ay napakahalaga, at sa sandaling mangyari ang mga casualty sa larangan ng digmaan, dapat silang maging responsable hanggang sa wakas. Kung may nasugatan, isang buong hanay ng medikal na paggamot ay dapat ibigay, kung ang isang tao ay isinakripisyo, isang malaking pensiyon ang dapat bayaran. Sa pagsasalita tungkol dito, nagtapos si Moby, tinatansya ko na ang taunang netong kita ng Cataclysmic Front ay dapat na humigit kumulang 10 bilyong dolyar. Nagdalamhati si Cheng Feng, malaking pera ang 10 bilyong dolyar. Ang grupong ito ng mga tao ay tumatambay sa labas ng batas sa loob ng maraming taon, at hindi nila kailangang magbayad ng buwis, kaya ang anumang kinikita nila ay sa kanila na. Tumango si Moby at sinabing, sa pagkakaalam ko, lumalawak na sila ngayon sa mga bansang nasalanta ng 3rd digmaang pandaigdig. Ang kabuuang halaga ng pamumuhunan ay tinatansya na napakataas, ngunit pagkatapos nilang matagumpay na maitatag ang kanilang mga ugat sa lahat ng mga rehiyong nasalanta ng digmaan, ang kanilang lakas ay tiyak na makakaakyat sa 1 antas. Napakunot ang noo ni Cheng Feng at walang ano-anong sinabi, hindi ko talaga akalain na napakahusay pala ng Joseph na ito. Sa isang lugar sa labas ng batas, kung saan kahit na ang pinakapangunahing personal na kaligtasan ay hindi ginagarantiyahan, maaari talaga siyang magtayo ng isang mersenaryong organisasyon na may malaking lakas sa ganoong lugar, talagang hindi ito simple.
Kumpara sa kanyang simple-minded, walang ingat na strawman na ama. Hindi ko alam kung gaano siya kalakas. Sinabi ni Moby nang may pagsang-ayon, ang taong ito ay talagang hindi simple, at nakikita kong lubos siyang nagpapasalamat sa kabaitang ipinakita ng bunsong amo sa kanilang pamilya noon. Kung magagamit mo ito ng husto, maaaring magdulot ito sa amin ng higit pang tulong. Tuwang-tuwa na tumango si Cheng Feng at walang sabi-sabing, oo, ito ay talagang isang beses sa buhay na magandang pagkakataon para sa aking pamilya. Kuwit-kuwit, Kabanata 3290. Makalipas ang kalahating oras, nang si Robin, ang 5-star war general ng Cataclysmic Front, ay pinangungunahan ng 1,000 sundalo na lumiko pabalik sa kanlurang pakpak ng base ni Hamid, ang mga nasasakupan ng pamilyang Su ay naghanda na ng ilang mga mesa ng walang katulad na masaganang handaan. Magiliw na inanyayahan ni Cheng Feng si Joseph at ang kanyang mga tauhan na maupo sa piging. Hinawakan niya ang kamay ni Joseph at pinaupo siya sa tabi niya, habang hindi nakakalimutang magpatuloy sa pag-akyat kasama si Joseph, bamantong hininga. Joseph, kung alam ng iyong ama ang naabot mo ngayon, ang kanyang espiritu sa langit ay lubos na magaan. Naisip ni Joseph ang kanyang yumaong ama, natural, napaka-emosyonal ng kanyang puso. Bumalik siya sa pagkakataong ito upang ipaghiganti ang kanyang mga magulang, ngunit umaasa rin siyang nasa harap ng kanilang mga puntod. Gusto niyang sabihin sa kanila ang tungkol sa kanyang mga karanasan sa paglipas ng mga taon upang aliwin ang kanilang espiritu sa langit. Dapat siya, dapat, paulit-ulit na tinanggo ni Cheng Feng ang kanyang ulo. Nagtanong, Joseph, ano ang iyong mga partikular na plano para mag-higanti sa pamilya Wade? Nagsalita si Joseph, hiniling ko sa aking mga tauhan na gumamit ng ibang pagkakakilanlan at bilhin muli ang lumang mansyon ng pamilya naming Wan, aalis ako sa Eastcliff mamayang hapon. Bumalik ka muna sa lumang mansyon sa loob ng ilang araw, bilang karagdagan, upang hintayin ang aking tatlong general na matapos ang gawaing nasa kamay at makipagkita sa akin sa Eastcliff. Pagkasabi niyan, ang mga mata ni Joseph ay sumambulat na may malakas na aura ng pagpatay at sinabi sa malamig na boses, sa oras na iyon, ang apat na general ng Cataclysmic Front ay magtitipon sa Eastcliff, at ang iba pang mga eksperto ay darating din sa Eastcliff ng sunod-sunod mula sa lahat ng dako, ang mundo. Sa araw ng King Ming Festival, dadalhin ko sila, gayon din ang 16 na general ng labanan ng front, at daan-daang mga elite, upang sirain ang Wade Rest. Nang marinig ito, ang mga tuyong ugat ni Cheng Feng ay kumukulo na sa matinding init, at abala siya sa pagtatanong, Joseph. Iyong tatlong general, nasaan sila sa sandaling ito? Tahimik na sinabi ni Joseph, ang isang tao ay nasa Palestine, ang isa ay nasa Yemen, at ang isa ay nasa Syria. Malumanay na tumango si Cheng Feng at nag-isip, totoo na lahat sila ay mga lugar na laging may digmaan. Kaya, pinuri niya, ang mga lugar na ito ay patuloy na nakikipagdigma, ang iyong mga tauhan ay nagsasanay sa gayong mga lugar sa loob ng maraming taon, ang antas ng aktwal na labanan ay dapat na napakahusay. Natatakot ako na ito ay hindi bababa sa sikat na Blackwater. Sinabi ni Joseph nang walang kahinhinan, sa mga tuntunin ng aktwal na antas ng labanan, hindi ako mas mababa sa mga kumpanya tulad ng Blackwater, at natural lamang para sa akin na mauna sa isang malaking mersenaryong organisasyon. Sa pagsasalita tungkol dito, sinabi ni Joseph na may pagkadismaya, ang dahilan kung bakit sikat ang mga kumpanyang tulad ng Blackwater sa buong mundo ay dahil sa mga taktika ng tao at suporta ng kanilang mga pamahalaan. Hindi magtatagal na maaabyutan ko sila at maging numero unong mersenaryo. Tumawa si Cheng Feng at sinabing, naniniwala ako na wala kang problema. Tumango si Joseph, at sinabing may mapagmataas na mukha, ang American Blackwater ay tinanggap ng Syria noong nakalipas na panahon upang linisin ang mga puwersa ng oposisyon sa bansa, ngunit tumagal ng 1 taon ang Blackwater upang makamit ang mga resulta. Ngunit nakipagtulungan lang ako sa Syria sa loob lamang ng 1 buwan, at nakalusot na ako at nasakop ang ilang magkakasunod na lungsod. Naniniwala ako, 1 kalahating buwan, magagawa nating ganap na puksin ang ating mga kalaban at manalo. Sa oras na iyon, tatalunan ng Cataclysmic Front ang mukha ng Blackwater sa harap ng mga mersenaryong organisasyon sa mundo. Pagkatapos ng tagumpay, magtatayo tayo ng 1 mersenaryong base sa Syria na sumasaklaw sa 1 lugar na higit sa 100 square kilometers.
Napatulala si Cheng Feng at malakas na sinabi, 100 kilometro kwadrado. Paano nila maibibigay ang napakalawak na lupain sa Cataclysmic Front? Tahimik na sinabi ni Joseph, ito ang kondisyon na sinangayunan ko sila, tinutulungan ko silang patahimikin ang mga puwersa ng oposisyon. Ibinibigay nila sa akin ang lupa at lahat ng pasilidad na kailangan ko, 100 kilometro kwadrado ng mga karapatan sa paggamit ng lupa, sa mga maunlad na lugar ay talagang imposible, ngunit sa ganoong uri ng lugar, 10 beses ay wala, at para sa kanila, ang pangmatagalang pagtutulungan, kasama ang Cataclysmic Front ay kapaki-pakinabang. Tutulungan din sila ng Cataclysmic Front na mapanatili ang katatagan, bawat isa ay kinukuha natin ang kailangan natin, isang panalo para sa lahat. Kabanata 3,271. Ang mga salita ni Joseph ay nabigla sa kaibuturan ni Cheng Feng. Kung ngayon pa lang ay gusto pa niyang samantalahin si Joseph, ngayon ay talagang sobrang hinahangaan niya ito. Isang binata na wala pang 30 taong gulang, na kayang umunlad sa ganitong sukat sa mundo ng mga baril at bala, simpleng kahangahangang hindi nasusukat. Kaya, nagkusa siyang magbuhat ng isang baso ng alak at sinabi mula sa kaibuturan ng kanyang puso, Joseph. I have never admired anyone in my life, Chang Ying of the Wade family is the first, you are the second, come, I toast to you. Nang marinig ni Joseph ang salitang Chang Ying, medyo malamig ang kanyang ekspresyon, pagkatapos ay tumingin siya kay Cheng Feng at seryosong nagtanong, Lolo, kasing lakas ba talaga ng alamat si Chang Ying? Tumango si Cheng Feng at same time na sinabi, bagaman may matinding hinanakit ako sa pamilya Wade, ngunit kailangan kong aminin na talagang napakalakas ni Chang Ying, isipin mo noong naghari siya, kasama na ako, hindi ko alam kung gaano karaming tao ang nagngangalit ng kanilang mga ngipin sa likod, na nanaghoy sa kanilang mga puso na magkaroon ng isang anak na katulad niya. Si Joseph ay mukhang seryoso, at nagtanong, Lolo, gusto kong malaman, Chang Ying sa huli kung ano ang nagpalakas sa kanya. Naghinagpis si Cheng Feng, Ham, ang pagpapalit sa taong ito, tila isang iskolar, napaka-elegante, ngunit hindi siya tulad ng mga taong martial arts, hindi masasabing walang armas, ngunit kumpara sa mga taong martial arts, siya ay halos normal. Nagtanong muli si Joseph, kung gayon, bakit iniisip ng lahat na napakalakas niya? Saglit na nag-isip si Cheng Feng at sinabing napakaseryoso, ang salitang malakas ay maaaring hindi nangangahulugang isang matigas na kamao, ang pinakamakapangyarihang bagay tungkol kay Chang Ying, sa tingin ko ay may 3 puntos. Aling 3 puntos? Sinabi ni Cheng Feng, una, ang kanyang malakas na personalidad. Alam mo, karamihan sa mga tao ay isinilang upang sumuway sa iba, karamihan sa mga tao ay ipinanganak na hindi upang pamunuan ng iba, ngunit dahil sa karisma ni Chang Ying, maraming tao ang kusang sumunod sa kanya at sumunod sa kanya. Pangalawa, ang kanyang walang kapantay na personal na kakayahan. Si Chang Ying ay nagkaroon ng pambihirang madiskarteng pag-iisip at malaking pananaw. Siya ay tunay na isang nangungunang henyo sa mundo ng negosyo na maaaring magplano sa pagitan ng tolda at manalo ng higit sa 1,000 milya. Pangatlo, ang kanyang hindi pangkaraniwang kakayahan sa pagpipigil sa sarili. Nagbabago, hindi dahil ang sitwasyon ay optimistiko at labis na adventurous, at hindi dahil ang sitwasyon ay pessimistic at labis na maingat, tulad ng mabilis na pagbabago ng futures market. Ang pagbabago ay maaaring sa napakabilis na pagtaas sa merkado, matatag sa pag-abot sa paunang natukoy na target kaagad pagkatapos ng pagpuksa ng mga posisyon, kahit na ang lahat ay malakas na gumawa ng matagal. Akala ng lahat na mamaya ay patuloy na tumaas, hindi niya babaguhin ang kanyang paunang natukoy na target, sa puntong ito ay hindi magagawa ng karamihan sa mga tao. Sa karagdagan, ang Chang Ying ay nagkaroon ng maraming mga tagahanga, tulad ng kanyang mga kababaihan mula East Cliff hanggang Zhonghai, mula sa China hanggang Banyaga, walang pagkukulang sa inisyatibo upang magpadala ng yakap, ngunit tatalikuran niya ang lahat ng tukso, nakita ko lamang ang isang lalaking ito na maaaring gawin ito. Sa pagsasalita tungkol dito, bamaantong hininga si Cheng Feng, sa madaling salita, ang taong ito ay nasa buhay ko, ang pinakahinahangaan. Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Joseph na sumimangot at nagtanong, napakakapangyarihan ni Chang Ying, bakit siya namatay? Sino ba talaga ang pumatay sa kanya? May mga chismis sa labas na ang pamilyang Su ang pumatay sa kanya, I wonder if it's credible. Kabanata 3,272.
Umiti si Cheng Feng at sinabing, "Hayaan mong sabihin ko sa iyo ito, nang ang liwanag ni Chang Ying ay nasa tuktok nito, ang aming pamilyang Su ay umasa sa maraming tao upang itatag ang Anti-Wade Alliance upang bahagya na madala. Sa huli, ang Anti-Wade Alliance ay talagang hindi isang proactive na organisasyon, ngunit para sa init ng grupo ay itinatag, at kung mayroon tayong kakayahan na patayin siya, sa simula, hindi sana tayo na-outclass niya. Tsaka, umalis na si Chang Ying sa business world nang mamatay siya, so what's the point of killing him at that time? Lahat tayo ay nasa negosyo, sino ang gagawa ng ganoong deal na nawawala ng pera nang walang babalikan?" Tumango si Joseph na may malungkot na ekspresyon at nagtanong, "Kung gayon, sino ang pumatay sa kanya?" Umiling si Cheng Feng, "Ito, hindi ako sigurado, sa lahat ng mga taon ng magkakaibang pananaw, ngunit walang sinuman ang may tiyak na ebidensya, dahan-dahan ang bagay na ito ay masyadong mahaba, walang sinuman ang naruroon upang ituloy ang orihinal na layunin." Malamig na tumawa si Joseph, at nagsabi, "Mukhang ang walang laman na pagpaplano, mapagpa siyang pag-iisip, ay malayo sa sapat. Kung gusto mong magkaroon ng foothold sa mundong ito, dapat buhay ang utak mo at matigas ang kamao mo. Kung si Chang Ying ay maaaring magkaroon ng 10 o kahit 100 ng kapangyarihan ng aking organisasyon noon, hindi sana siya napatay sa murang edad." Bahagyang natigilan si Cheng Feng, pagkatapos ay nag-react siya at nagmamadaling tumawa, "Tama ka, Joseph. Sa panahon ngayon, walang kwenta ang pagkakaroon lang ng magandang utak, ito lang ang paraan para maging literary at martial." Pagkatapos nito, sinabi niya ng may pambobolang mukha, "Sa aking palagay, ikaw ang modelo ng parehong civil at martial arts, at ang iyong kinabukasan sa cataclysmic front ay walang limitasyon. Tara, iinuman kita." Umiti si Joseph, itinaas ang kanyang baso, at sinabi kay Cheng Feng, "Pagkatapos kong manalo ng isang malaking tagumpay sa Syria, at pagkatapos kong ilipat ang kabaong ng aking mga magulang sa Mount Wanrest, ang cataclysmic front ay gugugol ng 3-5 taon upang ganap na makapasok at masakop ang buong rehiyon sa gitnang silangan. Ito ay makakamit na umaasa sa base sa Syria. Sa oras na iyon, ako ang magiging hari ng mga mercenaryo. Ang hari ng mga mercenaries ay ang pangalawang pangunahing layunin sa buhay ni Joseph. At ang una, natural, ay upang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Ngayon, sa kanyang opinyon, hindi siya malayo sa dalawang layuning ito. Sa ngayon, napakaganda ng sitwasyon ng digmaang Syrian, at tiyak na makukuha ang huling tagumpay bago ang King Ming Festival. Sa oras na iyon, ang 4 general ng digmaan sa ilalim ng kanyang pamumuno ay magtitipon sa Eastcliff, aalisin ang pamilya Wade sa isang alon, at pagkatapos ay pupunta sa Syria para sa ganap na pagunlad. Ang lahat ng ito, sa kasalukuyan, ay nagpakita ng tubig sa momentum. Kuwit-kuwit, at nang si Joseph ay nasa mataas na espiritu sa hapag ng alak, ang sitwasyon ng digmaan sa Syria, gayunpaman, ay nagbago sa paraang hindi niya inaasahan. Si Robin, na nangunguna sa 1,000 cataclysmic front na lalaki sa isang matalim na marcha sa lambak, ay walang ideya kung ano ang susunod na naghihintay sa kanya, eksakto. Sa ilalim ng takip ng dagandong ng artillery, tahimik na sinundan ng 1,000 lalaki ang bangin sa gilid ng kalsada sa bundok at lumihis patungo sa kanlurang bahagi ng base ni Hamid. Ang rutang pinili nila ay napakatago. Halos lahat ay lambak pati na rin ang mga counter-slope na hindi nakikita mula sa mataas na lugar na malayo sa mga mata ng mga tropa ni Hamid. Dagdag pa, mayroong artillery fire bilang takip, kaya naramdaman niya na ang mga tauhan ni Hamid ay hindi maaaring makakita na ang isang unit ay humiwalay mula sa frontal na larangan ng digmaan. Masungit ang daan sa bundok at espesyal silang gumawa ng pabilog na ruta upang maiwasang matuklasan ng kalaban, kaya't kahit na ang paglalakbay ay isang matalim na marcha, ito ay tumagal ng maraming oras dahil sa malaking detour. Gayunpaman, maingat na pinlano ni Robin ang lahat, sa pag-aakalang mate at tago niya ito sa mundo, ngunit hindi niya pinangarap na kasing aga pa lang nang unahin niya ang kanyang mga tropa para magsimula. Nakuha na ng mga drone ni Hamid sa kalangitan ang paggalaw ng unit na ito ng mga lalaki. At ngayon, si Hamid ay naglagay ng 1 bitag ng kamatayan, naghihintay para sa kanya na ihagis ang kanyang sarili sa lambat. Kabanata 3,273.
ng ang mga kabataan sa ibang mga bansa na may hawak na ilang libong dolyar na halaga ng mga drone sa labas ng ilang walang taros na bumaril ng tanawin, ang mga tauhan ni Hamid ay ginamit ang hindi kapansin-pansing bagay na ito upang makamit ang isang lokal na pagsubaybay sa larangan ng digmaan na may kumpletong pagwawalang kilos ng aparato sa hangin. Ang bentahe ng kumpletong stasis ay ang drone ay maaaring manatiling nakatigil sa kalangitan at malapit na obserbahan ang target, hindi katulad ng US Global Hawk, na kailangang patuloy na lumipad sa mga bilog sa paligid ng target. Si Hamid naman ay gumawa na ng tactical arrangement. Sinuri niya na ang kalaban ay hindi dapat lumampas sa 1,200 katao, sa pamamagitan ng mga signal ng paghahatid ng larawan na babalik mula sa langit. Palibutan sila ng mga ito mula sa kanlurang gilid, kaya nagpadala na siya ng mga utos na magpadala ng 300 pang sundalo upang ipagtanggol ang mga permanenteng kuta sa kanlurang bahagi. Bagamat ang 300 sundalo ay hindi gaanong, ngunit gamit ang tiyempo at lokasyon, ito ay higit pa sa sapat upang ipagtanggol laban sa pag-atake ng mahigit 1,000 sundalo. Ang mga permanenteng kuta na itinayo ni Hamid, bagamat hindi pa ganap na itinayo, ay espesyal na nakakamuflag sa labas. Ang camouflaged fortifications, kung hindi ito pumuputok, kahit na dumaan ka dito ng 10 beses, ito ay halos imposible upang makita. Ang mga butas ng pagpapaputok ng mga fortification na ito ay nablock ng maaga ng isang malaking bilang ng mga piraso ng durog na kamao, at pagkatapos ay natatakpan ng isang layer ng luwas mula sa labas. Bukod dito, nang gumawa sila ng camouflage, nag-iwan din sila ng ilang mga puwang na parang pintuan mula sa loob. Sa maliit na puwang na ito lamang, ang mga tao sa loob ay madaling maobserbahan ang sitwasyon sa labas. At itong camouflage na gawa sa mga durog na bato ay napaka-convenient at madaling tanggalin. Kapag gusto mong bumaril, kailangan mo lamang kunin ang mga durog na bato gamit ang iyong mga kamay, maaari mong kunin ang lahat ng mga durog na bato, at kaagad pagkatapos nito maaari mong ilabas ang baril at magpaputok ng buong lakas. Kung palibutan si Robin mula sa kanlurang gilid, dadaan lang siya sa mga nakatagong kuta na ito, at sa oras na iyon, lahat ng kanyang mga tauhan ay malantad sa crossfire ng mga machine gun. Gayunpaman, hindi niya ito alam. Naisip na lang niya na kailangan niyang magmadaling pabagsakin si Hamid at gumamit ng tagumpay para pagtakpan ang pagkakamali niya ngayon. Sa pagkakataong ito pagkatapos ng pagdating sa Syria, nagmadali na sila. Palaging pakiramdam na ang mga puwersa ng oposisyon ay isang grupo lamang ng mga third world na bandido na walang gaanong edukasyong militar, hindi mas malakas kaysa sa mga pirata ng Somali. Dumating ang mga elite upang labanan ang mga gerilya na ito gamit ang mga AK, ito ay kasing dali ng pay. Sa makatuwid, hindi sila gumawa ng sapat na paghahanda bago ang labanan, at hindi rin sila nagdala ng napakamahal na high-end na armas. Para sa mga sundalo ng front sa sandaling ito, ang RPG shoulder-fired rocket ang pinakamalakas na sandata na nasa kamay nila. Gayunpaman, naramdaman ni Robin na sapat na ang RPG. Kabanata 3,294. Ang malaking pagkatalo sa frontal attack kanina ay hindi dahil sa kung gaano kalakas ang kalaban, ngunit ang kanyang panig ay talagang masyadong magaan na natalo. Hanggat binibigyang pansin niya ito ngayon at natagpuan ang tamang estratehikong plano, tiyak na mapangunahan niya ang kanyang mga tauhan at madaling sasalakayin ang kabilang panig. Ngayong siya at ang kanyang mga tauhan ay nakarating na sa paanan ng kanlurang pakpak ni Hamid, naniniwala siya na sa 1 oras lamang, matatapos na ang labanang ito. Sa pagkakataong ito, mayroong 3 pagpipilian sa mga taktika na binuo ng kanyang hukbo. Ang una at pinakamagandang opsyon ay ang tahimik na pakiramdam ang pasukan sa permanenteng kuta ni Hamid, pagkatapos ay bigla silang patayin at kunin sila ng biglaan, pinupunasan silang lahat sa loob ng mga kuta na kanilang itinayo mismo. Ito ang layunin na ang umaatakeng panig ay pinakasabik na makamit sa lahat ng mga nakakasakit na laban, dahil ito ang tanging paraan upang magawa ang layunin ng may pinakamadaling paraan at sa pinakamababang halaga sa mga tuntunin ng mga casualty. Ang pangalawang pinakamahusay na opsyon ay ang paggamit ng RPG rockets pagkatapos hawakan ang paligid ng mga permanenteng kuta upang hampasin ang mga ito ng may katumpakan. Tulad ng para sa 3 at pinakamasamang opsyon, ito ay isang sapilitang pag-atake sa lahat ng mga gastos. Gayunpaman, ang 3rd opsyon ay bihirang matagumpay.
dahil sa sandaling nasa loob na ng fire network ng kalaban, at hindi na malulutas ang mga kuta ng kalaban, ang kabilang panig ay halos bumubuo ng Reaper-style killing advantage. Ang sitwasyong ito kung maaari mo pa ring manalo, halos lahat ay umaasa sa mga bangkay sa harap na tambak. Sa makatuwid, hindi nilayo ni Robin na gamitin ang pangatlong opsyon hanggang sa huling paraan. Ngunit bilang isang commander, dapat din niyang isaalang-alang ang bawat posibilidad, kaya't muli niyang isaalang-alang ang pangatlong opsyon, magtakda ng pulang linya, kapag lumampas sa 60% ang pagbawas ng nasawi, agad na umatras. Ngunit alam niya sa kanyang puso na ang senaryo na ito ay hinding-hindi mangyayari. Nang matapos ang paghahanda, pinangunahan ni Robin ang lahat ng mga sundalo at sinuri ang kanilang mga kagamitan at bala. Matapos matiyak na walang mga problema, sinabi niya sa pamamagitan ng intercom kasama ang commander ng frontal battlefield, na hawakan na natin ngayon ang kanlurang bahagi ng kalaban, dapat kang maglunsad ng isang pagkukunwari kaagad. Ang kabilang panig ay agad na sumagot, pagkatapos ng aking panig ay maglunsad ng isang pagkukunwari, ang iyong panig ay dapat ding maglunsad ng isang biglaang pag-atake. Tiningnan ni Robin ang oras at sinabing, maglulunsad ako ng isang sorpresang pag-atake mula sa kanlurang bahagi ng 10 minuto pagkatapos mong ilunsad ang iyong pagkukunwari. Bakit kailangan mong maghintay ng 10 minuto? Ang kabilang panig ay labis na naguguluhan na sinabi, ang kabilang panig ng lakas ng putok ay napakabangis, at ang depensa ay malakas, 10 minuto ay hindi ko alam kung gaano karaming mga tao ang matatalo, ang aking panig sa laban, kailangan mong magmadali at agad na palibutan, ito ay ang pinakamakatwirang plano. Seryosong sinabi ni Robin, kailangan kong hintayin na umatake ka muna, at hintayin ang kaaway na magsimulang makipaglaban sa iyo, mahalagang matukoy ang lokasyon ng firepoint ng kaaway. Ang aking mga tao ay maaaring tumpak na maglunsad ng isang mabilis na palihim na pag-atake, direktang tapusin ang firepoint ng kaaway, kung hindi, kung kami ay nagmamadaling magkasama, hindi ito magagawa ng tumpak. Saglit na nag-alinlangan ang kabilang panig at inisip na iyon ang nangyari, kaya nagsalita sila at sinabing, okay. Ipapahanda ko ang mga sundalo at aatake sa loob ng 10 minuto. Alam na alam niya sa kanyang puso na wala na siyang ibang mapagpipilian ngayon, sa pagpapatibay ni Hamid, imposibleng umatake ng direkta, at walang pagkakataon kahit na pagod na ang lahat, ang tanging pagkakataon ng tagumpay ay narito kasama ang pangharap na hukbo. At si Robin ay naging isang mersenaryo sa loob ng ilang taon, bagamat sinasabing naranasan, ngunit ang kanyang uri ng karanasan, lahat sa mga lugar na pinunit ng digmaan upang salakayin ang mga maliliit na armadong grupo ng labanan, hindi siya nakatagpo ng talagang malakas, madiskarteng mga kalaban. Ito ay tulad ng isang martial arts master, ngunit sa lahat ng oras, sa pamamagitan lamang ng pagkatalo sa mga street punk upang makaipon ng karanasan sa totoong labanan. Ang taong sobra-sobra ang pag-abuso sa gulay, tiyak na lalo silang magiging parang gulay. Ang higit na nakakatakot ay ang siya ay malubog sa kahulugan ng tagumpay ng paulit-ulit na pag-abuso sa mga gulay, hindi na niya maalis ang kanyang sarili, kahit na hindi niya namamalayan ang katotohanan na siya ay naging mas maraming gulay. Kaya, sa sandaling ito, si Robin, na hindi alam na nalaman na ang kanyang side detour, ay hawak pa rin ang mga hypo-red binocular, na pinagmamasdan ang paggalaw ng posisyon sa harap. Siya ay nagtuturo pa rin sa ilang mga sundalo sa paligid niya, na nagsasabi, magbigay pansin din kayo sa pagmamasid, pagkatapos ng kanilang ikalawang pag-ikot ng mga pagkukunwari, maaari lamang nating obserbahan ang lokasyon ng mga firepoint ni Hamid, kapag namarkahan na natin ang lahat ng mga firepoint na ito, kapag simulan na natin ang pag-atake. Kaagad sa pinakamabilis na bilis, bunuti ng lahat ng mga firepoint na ito. Hanggat bubunuti natin ang kanilang mga kuta, mananalo tayo. Ilang sundalo ang tumanggo at agad na inilabas ang kanilang mga kagamitan sa pagmamasid at mga kagamitan sa pagmamapa, naghahanda na imapa ang mga lokasyon ng mga firepoint ng kalaban sa lalong madaling panahon pagkatapos magsimula ang pag-atake. Si Robin ay sigurado sa kanyang sarili sa sandaling ito na ang harapang posisyon ni Hamid ay nasa kanyang bulsa. Kabanata 3275. Makalipas ang 10 minuto, huminto sa oras ang pagputok sa posisyon ni Hamid. Sa harap na larangan ng digmaan, 3,000 sundalo na may 200 RPG rockets ang muling sumugod patungo sa posisyon ni Hamid.
Minsan na ring natalo ang grupo at alam nilang mabangis ang firepower ng kalaban, kaya sa pangalawang pagkakataon na inilunsad nila ang pag-atake, bawat isa sa kanila ay kinakabahan sa takot na aksidenteng mapatay. Ngunit ang utos ng militar ay nasa harapan nila, at bagamat sila ay natatakot, maaari lamang silang sumulong nang nakataas ang kanilang mga ulo. Hindi nagtagal, muli silang pumasok sa fire range ng mga kuta ni Hamid. Si Hamid ay natural na hindi nagpakita ng awa sa ganitong uri ng leak na dumating sa kanyang pintuan at agad na nag-utos na magpaputok at patayin ang pinakamaraming kaaway hanggat maaari. Ang ikalawang round ng putok ay ipinagpalit sa pagitan ng dalawang panig, at ito ay kaagad. Ang umaatakeng mga sundalo ay nasa grupo ng lima, ang isa sa kanila ay gumamit ng mga RPG na inilunsad sa balikat upang bombahin ang mga kuta. Habang ang natitirang apat ay gumamit ng mga machine gun pati na rin ang mga assault rifles para bigyan siya ng fire cover para matiyak na tatama ang mga RPG sa magkasalungat na kuta. Ito ang tanging taktika na itinuro sa kanila ng hukbo na maaaring gumanap ng isang maliit na papel sa nakakasakit na labanan. Noong una, inakala ng commander ng gobyerno na hanggat naiangat ang mga RPG, hindi sila maglalakas loob na kunin ang lahat ng kuta ni Hamid, ngunit kahit papaano ay pasabugan nila ang tatlo o lima sa kanyang mga kuta at magpapakaba sa kanya. Kapag siya ay kinakabahan, natural na maglalagay siya ng mas maraming tropa at enerhiya sa harapan, na lubos na magpapalaki sa mga pagkakataong magtagumpay ng taktika ng pagliko sa gilid. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang mga kuta ni Hamid ay ginawang napakalazwa. Ang harap ng bawat fortification ay pinalakas at nakamuflage sa mga layer sa kahabaan ng positibong slope ng bundok mismo. Sa ilalim ng sitwasyong ito, ang umaatake na may dalang RPG mula sa ibaba hanggang sa tuktok ng bundok, ang trajectory ng shot ay halos parallel sa positibong slope ng bundok, kaya mahirap tumama sa mga fortification. Sa ganitong paraan, ang rocket ay maaaring sumibol sa slopang surface ng fortification o tumama dito sa napakaliit na anggulo. Para sa ganitong uri ng rocket, ang tunay na kapangyarihan ay dapat na 180 degree na anggulo na nakatutok sa harap, kung hindi, sa sandaling grazing ang gilid ng pagsabog, karaniwang may scratching walang naiiba. Higit pa rito, kahit na tulad ng isang maliit na anggulo pindutin, ang posibilidad ay direktang refracted sa labas ng rocket, hindi lamang nabigo upang sirain ang kaaway, refracted sa labas ng rocket ngunit din nakakalat sa paligid, aksidenteng nasugatan ang isang pulutong ng kanilang sariling mga tao. Si Robin at ang kanyang mga tauhan ay tumitingin pa rin sa mga binocular, desperadong itinala ang lokasyon ng bawat kuta ni Hamid. Habang nagmamasid, nag-utos si Robin, maglulunsad tayo ng palihim na pag-atake mamaya, kailangan nating gamitin ang pinakamabilis na oras para alisin ang lahat ng mga kuta na ito, kapag naalagaan natin sila, ang base ni Hamid ay magiging walang pagtatanggol. Madali tayong mananalo. Ang mga commander sa lahat ng antas sa paligid niya ay agad na tinapik ang kanilang mga dibdib at nangakong tiyak na bubunutin nila ang lahat ng kilalang firepoint na ito. Gayunpaman, wala silang ideya na sa harap mismo nila, sa tila hindi na pagtatanggol na kanlurang gilid, mayroong higit sa 30 firepoint. Matagal pa bago pinamunuan ng mga mercenaryo ni Robin ang koponan upang madamay, ang 300 sundalo ni Hamid ay naambush sa isang hakbang sa unahan. Sa orihinal, ayon sa plano, ang loob ng mga firepoint na ito ay ganap na bubuksan ng mga hukay ni Hamid. At ang loob ng hukay ay dapat ding itayo na may maraming firewall, sa sandaling ang kaaway ay pumasok sa channel mula sa isang tiyak na punto, maaari itong agad na gumamit ng firewall upang ihiwalay ang kaaway sa isang napakaliit na lugar, kaya maiwasan ang panloob na paglusot ng kaaway. Ang disenyong ito, tulad ng loob ng isang barko, ay magkaroon ng maramihang mga pintuan na hindi tinatablan ng tubig. Ang pag-andar ng mga hindi tinatagusan ng tubig na mga pinto ay kung ang isang lokasyon ay pumutok upang mapuno ng tubig dagat, agad nitong isinasara ang lahat ng hindi tinatablan ng tubig na mga pinto sa lugar na ito upang maiwasang mapuno ng tubig dagat ang iba pang mga cabin, kaya mapakinabangan ang kaligtasan ng barko. Sa kasamaang palad, ang alon ng pag-atake ng mga puwersa ng gobyerno ay dumating ng masyadong mabilis. Si Hamid ay walang oras na magtayo ng ganoong kalaking proyekto, kaya't maaari lamang siyang magtayo ng ilang independenteng mga nakatagong firepoint. Kabanata 3,296. Para ma-snipe ang tropa ng mga mersenaryo ni Robin,
Pinasok ng 300 sundalo ni Hamid ang mahigit 30 firepoint, pagkatapos ay agad na isinara ang pasukan ng bawat firepoint mula sa loob. Sa ganitong paraan, ang bawat firepoint ay naging isang independenteng bunker, at ang mga sundalo ay walang anumang paraan ng pag-atres sa loob. Bagamat maraming disadvantage ang pamamaraang ito, ngunit may kalamangan, iyon ay, ang mga sundalo sa loob ay halos nandoon na para masira ang bangka, dapat mabuhay at mamatay kasama ng bunker, kaya napakataas ng kanilang kalooban na lumaban. Ang bawat firepoint ay nakakonfigure mula 5 hanggang 10 lalaki depende sa laki ng lugar at anggulo ng disenyo. Sa loob, ang konfigurasyon ng firepower ay magaan at mabibigat na machine gun at RPG. Bilang karagdagan dito, mayroong isang sapat na reserbang bala, pati na rin ang sapat na pagkain at inuming tubig upang tumagal ng higit sa isang buwan. Mula sa puntong ito lamang, sapat na upang makita kung gaano kalakas ang pakiramdam ni Hamid sa madiskarteng reserba ngayon. Plano pa niyang gumamit ng ilang taon upang buksan ang isang strategic base ng 100,000 metro kubiko ng espasyo sa loob ng nakapalibot na mga bundok. Sa panahong iyon, kasama ang mga armas at bala, pagkain at gamot, mga supply ng gasolina, lahat ay makakamit ng malaking halaga ng imbakan. Ang mas malupit ay gusto niyang maghukay ng ilang depo ng kagamitan sa paanan ng bundok. Sa oras na iyon, ang mga nakabaluti na sasakyan at mga helicopter gunship ay lahat ay nakaimbak sa mga ito, at kahit na ang mga tropa ng gobyerno ay patuloy na pambobomba sa loob ng isang buwan, hindi nila ito magdudulot sa kanya ng malaking pinsala. Sa oras na ito, ang frontal battlefield feint ay ginawa sa loob ng 5 minuto. Originally, may 5 minuto pa bago ang attack time na itinakda ng mga mercenaryo ni Robin. Gayunpaman, si Robin, nang makita ang mabibigat na casualty ng magiliw na mga tropa, ay natakot na ang mga taong ito ay hindi magtatagal ng higit sa 10 minuto bago maitaboy. Kapag naitaboy na ang pagkukunwari ng kalaban, hindi na niya maabyutan ang kalaban at mahuli sila ng walang bantay. Kaya, pagkatapos halos kumpirmahin ang lokasyon ng firepoint ni Hamid, sumugod si Robin sa 1,000 elite at sinabing, "Mga kapatid, hindi kami naghihintay. Lahat ay sumama sa akin upang ipaghiganti ang pagkamatay ng ating mga kapatid. Kukunin natin ang ulo ni Hamid para magbigay pugay sa mga kapatid na kamamatay lang." Sa sandaling marinig nila ito, ang karamihan ay umawit ng slogan ng panata na kukunin ang ulo ni Hamid. Nang makita ang sigasig ng lahat, tumanggo si Robin na may kasiyahan at nagpatuloy. "Kapag nakasalubong natin ang kalaban, walang dapat maging malambot o mag-alinlangan. Hanggat ang kaaway, anuman ang mga lalaki, babae, at mga bata, ay dapat patayin sa lugar, at magsikap na matamaan ang ulo. Naiintindihan mo ba?" Mahigpit na tumanggo ang grupo ng mga tao, umapaw ang kulay ng pagpatay. Mabuti. Naramdaman na lang ni Robin ang pagkulo ng dugo, at agad siyang sumigaw ng, "Bahala." Habang ang 1,000 sundalo ng Cataclysmic Front ay sumugod kasama si Robin, hindi bababa sa kalahati ng 300 sundalo ni Hamid ang direktang nakamasid sa hukbong ito sa pamamagitan ng mga siwang ng nakatagong mga daungan ng pagpapaputok. At hindi sila gumanti ng apoy, ngunit ang bawat isa sa kanila ay nagpipigil ng hininga, natatakot na gumawa ng anumang ingay sa kabilang panig na matagpuan. Ang dahilan kung bakit hindi sila gumanti ng putok ay hindi pa nakakapasok sa gitna ng kanilang fire coverage network ang mga mercenaryo ng Cataclysmic Front. Dahil sila ay nakikipaglaban sa isang ambush, natural na kailangan nilang maghintay hanggang sa maabot ng kaaway ang gitna ng ambush circle bago magpaputok. Sa ganitong paraan lamang, habang hinahampas ang kalaban sa lahat ng harapan, maaari nilang putulin ang lahat ng pag-atres ng kalaban upang wala silang mapagtataguan. Kahit na, dapat wala ng urong para sa kanila. Kabanata 3,277. Nang pamunuan ni Robin ang 1,000 sundalo ng Cataclysmic Front at sumugod sa dalisdis ng kanlurang bahagi, nahulog na siya sa pagkubkob ni Hamid sa gilid na yon. Nang siya ay nag-aalala na mawalan siya ng pagkakataon na mamuno sa pagsingil, hindi niya napansin na mayroon ng ilang mga puwang ng bato sa paligid niya, na biglang naging flat black hole. Kaagad pagkatapos noon, ang dila ng putok ng machine gun ay agad na bumulwak. Sa isang pagkakataon, ang tunog ng putok. Narinig na lamang ni Robin ang putok ng baril sa paligid ng kanyang mga tainga, at bago pa siya makapag-react,
narinig niya ang kaawa-awang mga ingay na nagmumula sa kanyang paligid, at ang tunog ng mga sundalong nahuhulog sa lupa na may mga bala. 1,000 tao ang ganap na na-target ng mga muzzle ng higit sa 200 magaan at mabibigat na machine gun gayon din ang 12-12 ng RPG rockets. Pagkatapos ay dumating ang walang tigil na saturation strike. Ang mga bala ay marahas na naglalabasan, na naglalagay ng mga hanay at hanay ng mga sundalo sa paligid ni Robin. Wala itong pinagkaiba sa massacre. Ang tunog ng putok ng baril, mga pagsabog, 1 o 2 minuto lang, mahigit kalahati ang natalo ng team ni Robin. Ang kanyang buong mukha ay puno ng takot, at siya ay sumigaw, "Damn it! Tinambangan na tayo!" Mabilis na ayusin ang isang breakout. Pero, paano niya nalaman na wala nang posibilidad na mag-break sila ngayon? Ang 1,000 taong ito ay nahulog lamang sa isang bitag ng kamatayan na napapalibutan ng higit sa 3 madilim na kuta. Kahit sa ang direksyon sila magmula, talagang nabunggo sila sa baril. Sinubukan din nilang gumanti ng putok, ngunit sa ilalim ng gayong lakas ng apoy, hindi man lang sila makahanap ng mapagtataguan, at mas mahirap pang gumanti ng putok. Kung tutuusin, ang kanilang mga kalaban pawang nakatago sa bakal at konkretong kuta, at ang kanilang mga sandata ay mahirap dalhin ang kanilang mga kalaban sa epektibong pagpatay. Sa panig ni Hamid, kakaunti lamang ang natamon ng mga bala na pinaputok sa mga kuta. Habang paunti-unting lumiliit ang bilang ng mga sundalo sa cataclysmic front, alam ng ilang sundalo na wala na silang pag-asang makatakas at sumigaw sila ng malakas, "Bilisan, protektahan ang general." Kaagad pagkatapos, maraming tao sa lahat ng direksyon ang sumigaw ng mga salitang, "Protektahan ang general," at pinalibutan si Robin at ilang tao na nakatayo sa paligid niya. Hindi nagtagal, tinakpan siya ng 12-12 ng tao. Nang makitang bumagsak ang kanyang mga kapatid, napuno ng pighati at galit si Robin, at sumigaw na may pulang mata, "Mga kapatid, ang pananambang ngayon ay dahil sa mahina kong utos, sana mapatawad mo ako." Ilang sundalo ang umiyak at nagsabi, "General, lahat kami ay iyong mga sundalo, mula noong araw na sinundan ka namin, hindi kami nagsisi." Nabulunan si Robin at sinabing, "Ang makasama kayong lumaban ay isang pribilehiyo sa aking 3 buhay." Pagkasabi niyon ay nagngangaang ngipin at sinabing, "Ngayon ay wala nang pag-asa na mabuhay, bakit ang protektado mo pa rin sa akin, lumayas ang lahat, hayaan mo akong makipaglaban sa mga balimatards na ito. Sa ganitong paraan maaari akong mamatay ng hindi gaanong hinain." 12-12 ng mga mandirigma mula sa front ang may luha sa kanilang mga mata. Dahil par-ami ng par-ami ang kanilang mga kasamahan na napatay sa paligid, 40 o 50 na lang sa kanila ang natira sa grupo ng 1,000 katao. Kabanata 3,278. Sa oras na ito, ang firepower ng higit sa 30 firepoint ay nakatutok na sa kanila. Nang makitang bumagsak na ang mga sundalo sa paligid niya ng mahigit 20, itinulak ni Robin ang mga sundalong nasa harapan niya at itinaas ang kanyang assault rifle patungo sa 1 firepoint na bumubuga ng apoy sa hindi kalayuan, bumubulusok ng malakas habang sumisigaw ng, "Balimatards! Isasama kita kahit mamatay ako." Pagkasabi nun ay humakbang siya at nagmamadaling lumabas. Nang marinig ito ng ibang mga kawal na nabubuhay pa, agad na umakyat ang kanilang dugo sa kanilang mga ulo. 1 grupo ng mga tao ang maayos na sumigaw ng slogan na magkakasamang mamatay at sinundan si Robin at nagmamadaling lumabas. Gayunpaman, ang ganitong uri ng singil sa pagpapakamatay, maliban sa pagpapagaan sa kanila ng pakiramdam, ay halos hindi magkaroon ng anumang epekto sa larangan ng digmaan. Paglabas pa lang niya, tinamaan siya ng mahigit 10 bala at agad na bumagsak sa lupa, patay. Ang iba pang mga mersenaryong sumunod sa kanya ay hindi rin nakaligtas sa kapalarang ito, isa-isa, tulad ng pagputol ng trigo, ay mabilis na napatay, sa loob ng wala pang 30 segundo, lahat ay nag-cade sa aksyon. Ang one-sided massacre na ito ay tumagal ng wala pang 5 minuto bago ito natapos. Pagkaraan, ang mga sundalo ni Hamid ay lumabas sa kanilang mga bunker at nagsimulang linisin ang larangan ng digmaan. Pagkatapos ng labanan, mayroong 1,001 mersenaryo, kabilang si General Robin, lahat sila ay napatay. Sa panig ni Hamid, 16 ang nasawi, 6 sa kanila ang namatay at 10 ang nasugatan. Ngunit wala sa kanila ang nagbabanta sa buhay. Ito ay tiyak na 1 kumpleto at lubos na tagumpay.
Sa sandaling ito, ang commander ng frontal feint, matapos maghintay ng mahabang panahon at hindi makita ang hukbo ni Robin na hindi nagmumula sa kabilang panig, at nawala ang halos 1,000 sundalo sa pagpapanggap na ito. Galit na galit siya at ginamit niya ang radyo para tanungin kung bakit hindi pa rin umaatake ang kabilang panig, ngunit sa kabilang dulo ng radyo, walang sumasagot. Agad niyang pinakiusapan ang kanyang mga tauhan na makipag-ugnayan sa iba pang opisyal ng Cataclysmic Front, ngunit ang resulta ay walang tugon. Nagdulot ito sa kanya ng labis na panik. Sa larangan ng digmaan, walang paraan na isang puwersa ng 1,000 tao ang mawawala, at ang kabilang panig ay hindi lamang ilang mga sundalong hipon o mga general ng alimango. Ang 1,000 katao na ito ay mga piling tao ng Cataclysmic Front. Maging ito ay ang antas ng pagsasanay, kakayahan sa pakikipaglaban, o karunungang bamas at sumulat, sila ay mas mahusay kaysa sa kanyang panig. Ang tanging posibilidad na ang gayong puwersa ay ganap na nawala. Ang tanging posibilidad ay natagpo nila ang 1 hindi napapanahong kamatayan. Ang kabilang panig ay natakot at nagmamadaling pinaalis ang lahat ng mga sundalong ipinadala nila upang magpakunwari. Kasabay nito, at nagmamadaling nagpadala ng mga scout, na may pinakamabilis na bilis sa pakiramdam upang malaman kung ano ang nangyari. Makalipas ang 1 oras, nang malapit na ang mga scout ng kabilang panig sa West Flank Slope, agad silang gumamit ng hypo-red camera upang pagmasdan ang mga posisyon. Ang hitsura na ito ay hindi mahalaga, kaagad siya ay natakot mapatla. Sa sandaling ito, nililinas ng mga sundalo ni Hamid ang larangan ng digmaan sa West Wing position. Para naman sa 1,000 elite ng Cataclysmic Front, pati na ang commander nilang si Robin, lahat ay naging C-Zero Ravens na natatakpan ng mga butas ng bala. Kasalukuyang kinokolekta ng mga sundalo ni Hamid ang kanilang mga armas at kagamitan pati na rin ang iba pang mga estratehikong materyales. Mas interesado ang mga sundalo sa mga armas at bala na dala ng mga elite ng Cataclysmic Front dahil ang kabuuang antas ng mga armas na ito ay mas mahusay kaysa sa hukbo ni Hamid. Ang lahat ng mga armas na ginamit nila ay NATO-style na armas, karamihan sa mga ito ay may aktibong puwersa ng US. Habang ang mga puwersa ni Hamid ay gumamit ng halos lahat ng dating Warsaw Pact-style na armas ng Unyong Soviet mula noong 1960s at 1970s at 1980s, na medyo naiiba sa isa't isa, kapwa sa antas at edad. Bukod sa interes ng mga sundalo sa mga armas, gustong-gusto din nila ang kanilang mga uniporme sa disyerto na camouflage. Nakalulungkot, ang kanilang mga uniporme sa disyerto na camouflage ay matagal nang binugbog ng hindi mabilang na mga butas at wala nang gamit. Gayunpaman, natagpuan niyo ng mga sundalong Hamid na magaling sa treasure hunting. Bagamat ang mga tuktok ng mga elite ng Cataclysmic Front ay lahat ay pinalo sa mga sieves, ang pantalon ay halos buo at maaaring matuklasan upang maisuot. Ang ganitong uri ng American Desert Camouflage na damit, ang pagkakayari ng tela ay napakahusay, ang presyo ay hindi mahal kaysa sa mga sundalong Hamid na nagsusuot ng sirang pantalon mula sa 100,000 milya. Higit pa rito, ang lalong nagpalaway sa mga sundalo ay ang mga boto ng mga elite ng Cataclysmic Front. Ang gang na ito ay may napakamahal na profesional na tactical na bota, makatwirang disenyo, mahusay na pagganap at anti-bashing, at anti-butas, pagmarcha sa disyerto at bundok, 1 kaloob lamang ng Diyos. Ang mga bota na ito ay palaging nasa mataas na demand sa gitnang silangan, inilagay sa itim na merkado, hindi bababa sa 100 dolyar bawat pares, at walang supply ng mga ito. Kaya, nasaksihan ng scout ang brutal na imahe ng mga sundalo ni Hamid na humahampas sa pantalon ng mga sundalo ng Cataclysmic Front, pagkatapos ay hinubad ang kanilang mga bota, at sa wakas ay itinapon ang mga B-Zero dice sa lambak. At ang mas ikinasindak niya ay nahuli lang ng kanyang camera ang bangkay ni Robin, na sa sandaling ito ay 1 pares na lamang ng pantalon ang natitira sa ibabang bahagi ng kanyang katawan, at ang kanyang buong katawan ay binaril ng hindi bababa sa 12 bull 3T holes, habang siya ay D3ad sa 1 kakilakilabot na paraan. Ang scout na iyon ay labis na natakot habang tumatakas sa takot, iniulat niya sa kanyang mga superior sa pamamagitan ng radyo, Cataclysmic Front, lahat patay, Commander Robin, patay din. Kabanata 3279. Ang balita ng pagkamatay ni Robin at ng 1,000 sundalo ng Cataclysmic Front ay parang bolt mula sa asul hanggang sa commander ng umaatakeng bahagi.
Wala siyang pakialam sa pagkamatay ng mga sundalo ng Cataclysmic Front, ngunit naramdaman niya na kung kahit ang Cataclysmic Front ay hindi makasalakay sa mga kuta ni Hamid, ang grupo ng mga tambay sa ilalim niya ay mas mawawalan ng pag-asa. Bukod dito, nagdala siya ng kabuoang higit sa 5,000 sundalo, sa 2 pag-ikot ng mga singil ay halos 2,000 ang nasawi, hindi kasama ang 1,500 katao ng Cataclysmic Front. Ngayon ang aktual na lakas ng labanan ay nawala ng hindi bababa sa 1,000. Mas seryoso, pagkatapos ng 2 kaso, malinaw na napagtanto ng kanyang mga sundalo na gustong umasa sa laman at dugo upang kunin ang posisyon ni Hamid, halos imposibleng makita ng kanilang mga mata. Sa 2 kaso, napakarami sa kanilang mga kasama ang namatay, sila ngayon ay puno ng takot. Sa oras na ito ay napakababa na ng moral, kung pipilitin na ayusin ang 3rd singil, bilang karagdagan sa pagpapadala sa kanila sa kamatayan, walang ibang kahulugan. Sa makatuwid, alam din niyang malinaw na hindi na siya magkakaroon ng isa pang pagkakataon na kunin si Hamid sa pagkakataong ito. Kaya, agad niyang iniulat ang sitwasyon ng labanan sa kanyang mga nakatataas at humingi ng pahintulot na bawiin ang kanyang mga tropa at bumalik sa pamamahinga. Nang marinig ng kanyang mga nakatataas ang sitwasyon, sila ay galit na galit. Ang maraming tagumpay sa nakalipas na ilang araw ay matagal nang napunan ang kanilang mga inaasahan para sa paglilinis ng oposisyon, at matatag silang naniniwala na ang layuning ito ay malapit ng makamit. Ngunit sa hindi inaasahan, bigla na lang, ang realidad ay nagbigay sa sarili ng isang suntok sa ulo. Isang digmaan, kahit na ang kalaban ay hindi pa nakikita, ang kanilang sariling panig ay nahaharap sa 3,000 pagkamatay, ito ay medyo hindi katanggap-tanggap. Ang higit na hindi maintindihan ay ang lalaking ito, si Robin, ay nauna nang humantong sa mga mersenaryong ito ng Cataclysmic Front sa maraming tagumpay, at sa mata ng kanilang grupo ng mga native commander, ay isa lamang super war commander na hindi matatalo. Tingnan mo kung sino ang nag-aakalang mamamatay ang isang commander sa ganoong paraan. Sa kanyang galit, agad din niyang isinabay ang balitang ito kay Walter, isa sa 4 na commander ng labanan ng Cataclysmic Front. Sa oras na ito, si Walter, na naghihintay sa Damascus para sa feedback sa mga resulta ng 4 na harapan ng Cataclysmic Front, ay biglang nakatanggap ng balita ng pagkamatay ni Robin, at hindi siya makapaniwala sa loob ng 10,000 beses hanggang sa nagpadala ang kabilang panig, sa kanya ang video na kinuna ng mga scout, at pagkatapos ay kailangan niyang tanggapin ang katotohanan ito. Sa isang maliit na labanan sa pag-atake, higit sa 1,500 sa kanyang mga tauhan ang namatay gayon din ang isang 5-star war general, ito ang unang pagkakataon mula nang itatag ang Cataclysmic Front. Hindi talaga maintindihan ni Walter kung bakit ang mga puwersa ng oposisyon na sumasakop sa bundok ay maaaring magkaroon ng napakalakas na puwersang panlaban, pakiramdam niya ay kakaiba ang bagay na ito, kaya hindi siya nang ahas na magkaroon ng anumang pagkaantala, nagmamadaling tumawag, handang magulat sa panahong ito, sa Supreme Commander ng Cataclysmic Front, Joseph. At sa oras na ito, si Joseph ay nasa hapagkainan ng vilya ng pamilya sa Suang, at umiinom ng alak ni Cheng Feng. Si Cheng Feng ay hindi mukhang pinuno ng pamilyang Su, ang matandang bagay na ito ay talagang naging isang asong dumidila, ang antas at pagkamit ay napakataas. Originally, may problema si Joseph sa matandang ito, tutal lagi naman itong minamaliit ang kanyang ama, kung hindi dahil sa mukha ni Zin, hindi man lang mag-abala si Joseph na kumain at uminom kasama niya. Gayunpaman, ang matanda ay nagsimulang barilin sa kanya ng lahat ng uri ng mga papuri sa sandaling siya ay dumating sa mesa, si Joseph sa una ay maaari ding maging mahiyain, ngunit sa lalong madaling panahon natagpuan ang kanyang sarili na lumulutang. Para sa isang taong tulad niya, na nagtiis ng kahihiyan sa loob ng maraming taon, ang kanyang mga buto ay talagang nalulumbay. Ang mas maraming ganitong uri ng tao, mas kailangan niya ng pagkakataong palayain, mas kailangan niya ng iba na malaman ang kanyang kakayahan at upang patunayan at purihin siya. Kaya naman, nang malaman niya na si Cheng Feng, ang pinuno ng pamilyang Su na nagpahirap sa kanyang ama na huminga sa harap niya noon, ay talagang nangungulila at nambobola sa kanyang sarili, ang kanyang puso, na matagal nang pinigilan dahil hindi siya naging nakapaghiganti sa kanyang mga magulang, ay lubos na nasiyahan. Hindi tulad ni Joseph, si Cheng Feng, sa oras na ito, ay napuno na ng kahihiyan sa loob. Siya ay hindi kailanman lumuhad sa sinuman mula sa kanyang kabataan, at pagkatapos ng katamtamang edad pataas, siya ay hinahangaan ng lahat.
Ngunit sino ang mag-aakala na siya, na naging mapagmataas sa buong buhay niya, ay makikitungo sa isang 20-something-year-old sa kanyang mga huling taon. Masakit sa kanyang pagmamataas ang pakiramdam na ito, ngunit kailangan niyang ipagpatuloy ang mapanghamong mukha na ito, dahil kailangan niyang tulungan si Joseph na malutas ang sunod-sunod na problema sa kanyang harapan. Kaya, pagkatapos ng 3 beses na pag-inom, muli siyang nagkusa na iangat ang kanyang baso at nakangiting sinabi. Halika, Joseph, iinuman kita muli, kasama nitong baso ng alak, nais kong manalo ka sa araw ng King Ming Festival, sa Wade Rest Mountain. Ipaghihiganti mo ng buo ang pagkamatay ng iyong mga magulang. Kabanata 3,300. Nilaro ni Joseph ang baso ng alak sa kanyang kamay at seryosong sinabi. Lolo, hindi ito Wade Rest, ito ay One Rest. Pagkatapos ng King Ming, ang buong bundok ng One Rest, ay ang sementeryo kung saan natutulog ang aking mga magulang, maglalagay ako ng 100 elite ng cataclysmic front upang silyuhan ang buong bundok, na hindi hahayaan ang sinumang walang ginagawa na tao na guluhin ang kanilang kapayapaan sa hinaharap. Agad na bamulong si Cheng Feng, oo, Mount One Rest. Kapag inilipat doon ang libingan ng iyong mga magulang, ako mismo ang magbibigay galang sa lugar. Tumango si Joseph nang may kasiyahan at sinabing, mas mabuti kung makakapunta ka. Sa pagsasabing iyon, sinabi niya nang may matinding damdamin, actually, sinabi ng tatay ko sa aking ina ng higit sa 1 beses noon na nakakaramdam siya ng matinding pressure sa tuwing nakikita ka niya. Ganoon ba? Labis na nagulat si Cheng Feng at nagtanong, Arthur, bakit siya may stress kapag nakita niya ako? Tiningnan ni Joseph si Cheng Feng at sinabi sa medyo hindi kanais-nais na tono, dahil pakiramdam niya ay palagi mo siyang minamaliit. Sa iyong paningin, siya ang kaibigang fox ni Uncle Su, at siya pa rin ang uri ng kaibigang fox na lubos na humahamak kay Uncle Su at hinihila lang pababa ang ranggo ni Uncle Su. Sa tuwing nakikita ka niya, nararamdaman niya na hindi siya gusto at naiinis sa ibang magulang kapag ang mahirap na estudyante ay nakikipaglaro sa superior na estudyante. Si Cheng Feng ay awkward nang umiti ng 2 beses at nagmamadaling nagpaliwanag, sa tingin ko si Arthur ay maaring may hindi pagkakaunawaan tungkol sa akin, ako ay isang taong hindi nakangiti, medyo seryoso sa lahat. Kahit kay Zin, lagi akong nagsusungit, bihira akong tumingin sa kanya, kaya hindi ko sinasadyang murahin si Arthur. Bahagyang nagulat si Joseph nang tumingin sa kanya, seryosong sinabi, ngunit nakikipag-ugnayan ako sa iyo ngayon, at hindi ko naramdaman na ikaw ay isang taong hindi ngumingiti, at hindi ko nararamdaman na seryoso ka sa sinuman, dahil ba, mayroon na akong lakas na wala sa aking ama noon. Ito, ubo, ito, nauutol si Cheng Feng sa loob ng kalahating araw, ngunit wala siyang masabi. Ang mga salita ni Joseph ay naglagay sa kanya sa isang mas awkward na kalagayan. Alam niyang pinagtatawanan siya ni Joseph. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang saloobin ay talagang napaka-flatterang matapos malaman na siya ang Supreme Commander ng Cataclysmic Front at malaman na ang kanyang organisasyon ay napakalakas. Sa totoo lang, medyo nakakadiri ang mukha niyang ito kahit sa sarili niya. Ngunit ano ang maaaring gawin tungkol dito? Ang kasalukuyang sitwasyon para sa kanya ay gawin lamang ang lahat ng posible upang isara ang relasyon kay Joseph. Ang tanging nakatagong problema ay ang makapangyarihang benefactor ni Zio, dahil malapit nang kunin ni Joseph ang pamilya Wade. Tungkol sa bagay na ito, si Joseph lang ang makakatulong sa kanya. Kapag maasikaso na ni Joseph ang lalaking iyon, magkakaroon siya ng 10,000 paraan para maibalik ni Zio ang Ocean Shipping Group. Sa oras na iyon, magkakaroon ng magandang pagkakataon ang pamilyang Su na lumipad muli. Sa oras na ito, nakita ni Joseph na namumula ang matandang mukha ni Cheng Feng, mapaglarong ngumiti, iwinagayway ang kanyang kamay, at sinabing. Kalimutan mo na, ito ang lahat ng nangyari 20 o 30 taon na ang nakakaraan, huwag na nating pag-usapan, sa madaling salita, kung maaari kang pumunta para magbigay galang sa aking ama, naniniwala akong ang kanyang espiritu sa langit, ay malulugod din.